Lai, I'm really sorry for cutting you off on the road like that. Akala ko kasi talagang nakatigil ka at nakita mo kong paliko, kaya pinauna mo na ako. Sabi ni Ramsey kay Lailani nang patapos na silang kumain ng dessert. Isa sa specialty dessert ng restaurant ni Lailani ang kinakain nila, ang mahablangka na personal recipe pa ng kanyang namayapang lola. Isa sa mga prinsipyong itinanim sa isip niya ng kanyang ina na mahilig ding magluto ay ang paggamit ng fresh at natural ingredients sa mga pagkaing inihahanda ng kanilang restaurant. Siya ang pinag-order ni Ramsey kaya ang ilan sa specialty ng kanilang restaurant ang pinili niya. Well, apology accepted. Sabi ko naman sa'yo, kahit simpleng sorry lang ay okay na sa akin. Nagpumilit ka pang mag-dinner tayo. Nagastusan ka pa. Sinserong sabi ng dalaga. Ha? Hindi ba treat mo ito? Nalalaki ang mga mata ni Lailani kasabay ng tila pagbagsak ng mga panga. Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa mukha niya. Mukhang iniisip nitong nagpe-presume lang siya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang bigla tong bumunghalik ng tawa. Ang mokong, pati pagtawa, gwapo. Kaingis? Gotcha. Hey, I was just kidding. Masyado ka kasi seryoso kaya masarap kang biruin. Tumaas ang isang kilay ni Lailani. Hindi ko ma-imagine na ako pa malilibre sa nakagrabyado sa akin. Sobra na yun. Hindi ako naniniwala na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, adobe pang ibabato ko. Lalo itong tumawa. Hindi ni Lailani alam kung bakit tila aliw na aliw ito sa mga pagtataray niya. Napaka-cute mo kasi kapag nagtataray ka. Fascinated din ako sa expression mo kapag nagugulat ka. Naniningkit ang mga mata mo imbis na lumalaki. Paliwanag ni Ramsey ng mahimasmasan sa katatawa. He's observant. I'll give him credit for that. Ang dami mong napapansin na para kang psychologist at hindi businessman. Ay sa magaling na negosyante, kailangan magaling ding bumasa sa mga taong kinakausap niya. Napangiti si Lailani sa sinabi nito. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo kung anong nakikita ko sa iyo ngayon? Napahinto siya sa pagsubo. Tinignan niya ito ng mataman at saka tumango. I can see a beautiful lady who's trying to be strong and in control of everything. But she's missing out on all of the fun in the world because of that. Napasinghap si Lailani nang biglang tumayo si Ramsey at nilapit ang mukha nito sa mukha niya. Napasandal siya sa backrest ng upuan niya. Pinigil niyang paghingat para siyang hihimatayin sa sobrang tensyon. Nangingat nitong kamay at magaang pinaraanan nang hinlalaki nitong gilid ng kanyang mga labi. Napakasensual ng ginawa nito na halos ikaawang ng mga labi niya. Ngumisi ito. At hindi mo malalaman na isa ka pa rin babae na kailangang alagaan at naghahanap ng masasandigan. Tulad ngayon, kailangan mo nang magpupunas ng salsa sa gilid ng mga labi mo. Natatawang sabi ni Ramsey. Kinuha nitong tisyo at marahang pinunasan ng gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ay umayos na ito ng pagkakaupo. Nakangiting binalikan nitong pagkain ng mahablangka. Otomatikong hinawakan ni Lailani ang tisyo at muling pinunas yon sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung anong unang proseso ng isip niya. Ang bultahing gumimbal sa pagkatao niya dahil sa paghawak ni Ramsey sa kanyang mga labi o ang mga sinabi nito tungkol sa kanya na hindi niya alam kung paano nito naobserbahan sa ilang pagkakataon lang na nakita sila. Naniningkit na naman ang mga mata mo. Malamang, pinagdududahan mo mga sinabi ko. Anito nang hindi pa rin siya kumikibo. Tumikim siya bago uminom ng juice. Just kang lalaki ito, na-stress out tuloy ang beauty ko. Sinong mga hula bang nagsali ng powers dito? Napailing siya sa naisip. Lumuwang ang ngiting ito. Mabuti naman at natumbok mo. Pagpuri nito sa sarili. Ang akala siguro ni Ramsey, sinagot niya ang katanungan nito kanina sa pamamagitan ng pag-iling niya. Hindi niya masasabi nagkamali ito dahil tamang lahat ng obserbasyon nito sa kanya. Napahanga nga siya dahil kahit ayaw niyang aminin na sa pool nitong nasa kaibuturan ng kanyang pagkatao at mukhang hindi lang yun ang nasa pool nito. Kung hindi siya mag-iingat ng mabuti, baka pati puso niya'y mabullseye nito. Alam mo, para kang sira. Kanina ka pa nagmomonolog dyan. Bulalas niya upang mapagtakpan ang pagkapahiya niya. Kailangan niya magtaray. Yun lang paraan para masangga niya ang pag-imbal nito sa pagkatao niya. Malakas na tawang sinagot nito. Umiling-iling pa ito bago uminom ng tubig. You really are something. Ikaw pa lang ang babaeng nakapagsabi sa akin yan. Wala ka lang siguro mapagtrip ang iba. Nakaingos na sabi niya.
No one has coughed my attention like you have, seryosong sabi nito. Mababa kasang sinseridad sa mukha ni Ramsey. Hindi natagalan ni Lailani ang tingin nito kaya binalik niyang atensyon sa plato niya. 7. Ano bang isasagot ko sa mokong na to? Natotorete siya dahil hindi niya maikubling kilig na nararamdaman. Dapat yata'y kilig ang itago niya sa baul. Baka naman kasi hindi ka lang mabara ng ibang babae. I was brought up assertive and determined. Ganon daw ugaling kailangan kapag humahawa ka ng negosyo. Sa wakas ay nahalungkat niyang sabihin mula sa pinakatago-tagong bahagi ng kanyang isip. Sabay na ngumiti ang mga mata at mga labi nito hanggang sa tumawa to. Mukhang mapapadalas ang pagkain ko rito. We're starting to show our feelings and people can tell. Every time that your eyes met mine, I light up like a neon sign. Yes, we're getting to know each other a little too well. Nalasang syndrome na ako, anilay-lani sa sarili habang nagmamaneho pa uwi. Yun ang kantang pumailan lang pagkatapos ng dinner nila ni Ramsey. Aaminin niya na enjoy niyang company nito. Every now and then, ay nagbibiro ito. He was a very witty storyteller and had profound views on various issues and events. Nagpapasalamat siya na niyaya siya ni Ramsey na mag-dinner sa halip na mag-apologize lang sa kanya. Habang nakastop ang traffic light, biglang tumunog ang cellphone niya. Sinuksok niya sa kanyang tengang Bluetooth headset at saka sinagot ang tawag. Hi Lai, Cheryl here! Pagpapakilala ng babae sa kabilang linya. Cheryl, kamusta na? Buti na patawag ka. What's up? Excited na tanong niya rito. Naging kaklase niya ito mula elementary hanggang high school. Kailan lang ay nagkatagpo sila sa isang social networking site at nalaman niyang nag-organize ito ng reunion para sa batch nila. Nakalagay sa profile nito na nagtapos ito ng kursong behavioral science at kasalukuyan na itong event organizer. Hinihingi nito sa pamamagitan ng private message ang contact number niya. I'm okay kahit medyo haras ang beauty ko dahil sa stress. Anit at saka humagikik, noon pa man ay masayahin na to. Hindi man ito ang best friend niya noon, naging magkabarkada naman sila. Si Claire ang best friend niya noon na ngayon ay naninirahan at nagtatrabaho na sa ibang bansa. It's about the reunion. Nakita ko kasing link mo about your restaurant. Pinag-usapan nilang capacity ng bahay kubot possibility na doon ganapin ang reunion nila. Sinuhestyon niya ang garden ng restaurant kung saan kaya mag-accommodate ng hanggang 200 guests. Okay na yon, halos 1/3 ng batch natin nasa ibang bansa na. Kaya kahit magsama ng date ang mga ganun dito ay kasya na tayo ron. Masayang sabi ni Cheryl. Pwede ka bang puntahan sa office mo next week para mag-usap natin ng tungkol sa reunion? Sige, pakitext na lang ako kaya tawagan mo ko kapag may definite date ka na for the meeting. Tugon niya. Nagkwentuhan pa sila sandali bago nila tinapos ang pag-uusap. Pagkabukas ni Ramsey ng pinto, kinapa niyang switch ng ilaw sa kanyang condo unit na nasa isang prestiyosong condominium building sa Makati. Mag-isa lang siyang nakatira doon. Doon na siya tumira mula nang bumalik siya sa Pilipinas mula sa Europe 6 na buwan nang nakakaraan. Napilitan siyang kumuha ng sariling pad para matutukan niyang pagsusupervise ni pinatayo niyang gusali. Sa edad na 29, masasabi niyang malayo ng kanyang narating. Mula sa unang apartel na pinatayo nila noong nagretiro, ang kanyang mga magulang ay nakapagtaguyod na rin sila ng dalawa pa na pawang sa Metro Manila. Nang magdesisyon siyang mag-venture sa condotel business na may konsepto ng hotel at condominium, alam ni Ramsey na kailangan niya ng karagdagang kaalaman kaya nag-aral ulit siya. Halos 2 taon siyang nanirahan sa Europe para kumuha ng master's degree in international hotel management. Sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang at kapatid. Their initial family business under the name of Reds Corporation became an established and successful corporation. Hinango ang Reds mula sa initial ng pangalan ng pamilya nila, Ramsey, Astoria, Dante at Susana. Hinayaan na lang nilang magkapatid ang mga magulang nila na manirahan sa Spain kung saan pinamamahalaan ng mga to ang ipinamanang taniman ng paternal grandfather niya. Hands-on siya sa pamamahala habang ang kanyang kapatid ay tumutulong sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kliyente sa ibang bansa sa pamamagitan ng internet at paggawa ng website ng kanilang apartels at hotels. Agad nagliwanag ang sala at naramdaman ni Ramsey ang mabining pagbuga ng aircon. Centralized ang aircon kay otomatiko nagbubukas yun kapag pinindot niya ang switch ng ilaw. Pagkalak niya ng pinto ay hinubad niyang suot na sapatos at coat. Dumiretso siya sa recliner chair at pinindot ang answering machine para malaman kung itumawag sa kanya habang wala siya.
mga kamag-anak, magulang at kapatid lang niya ang nakakaalam ng pribadong linya niya. Kuya, I'm gonna ask you a favor. Pakatawagan ako pagdating mo. Love ya, mua. Narinig niya pagkatapos ng beep. Napailing siya. Hindi na nagbagong estilo ni Astoria o Tori. Kapag may malaking pabor tanghihingin sa kanya, nag-iiwan lang ito ng mensahe sa answering machine niya. Ayaw na ayaw siya nitong i-text o tawagan sa cellphone dahil parang hindi raw siya nito makausap ng matino. Mas gusto raw nito makausap siya sa landline para hindi napuputa lang kanilang usapan. Kapag sa cellphone kasi sila nag-uusap, nagkukunwari siyang malabo o nawawala ng signal pagdating sa parteng sinasabi niya nitong kailangan nito sa kanya. Napapailing na tinawagan ni Ramsey ang kapatid. Hello pa lang niya ay tumili na ito ng, Kuya, sang istasyon ng pulis kita kukunin? Pabirong tanong ni Ramsey kay Tori. Yun ang paraan niya para kamustahin to. Malaya na ako, kuya. Hindi kaya rin ang powers ko matulog sa kulungan eh. Sagot nito, saka humagikik. Iyon ang paraan nito sa pagsasabing okay lang ito. Meron akong malaking pabor na hihingin, kuya. Alam ko, sabihin mo na. May napagkasunduan kasi kami ni Cheryl. Sinadya nitong ibitin ang sasabihin upang mag-react siya. Cheryl na kapatid ni Paco? Pagkumpirma niya, magkakilala ang mga ito dahil may pagkakataon noon na naisasama niyang kapatid sa bahay ni Paco kapag pumupunta siya doon. Dahil magkaedad ang mga to, madaling nagkasundong mga to. Yes, kuya, wala nang iba. Ilalakad niya ako maging escort si Paco. Kuya Paco, pagtatama ni Ramsey dito. Naman, ikaw lang kuya ko, hindi siya. Pagmamaktol nito. Hindi lingit sa kanya na crush nitong best friend niya. Subalit alam niyang hindi ito papatulan ni Paco dahil sa kanya. Sa kanilang magkakaibigan lalaki, tila may tahimik silang kasunduan na walang patulan sa mga kapatid na babae. Okay, okay, calm down. 4 na taon ang tanda niya rito kaya spoiled ito sa kanya. Kasalanan din niya yon dahil kinukonsinti niya ito. Paano hindi niya ibibigay ang mga gusto nito? Ito lang naman na nag-iisa niyang kapatid. Nang mag-aral siya sa Europe, naiwan to sa Pilipinas. Kaya sanay na itong manirahang mag-isa. Para makabawi siya rito, halos lahat ng hingin nito'y binibigay niya hanggang kaya niya. Tulad na lang na nagdaang kaarawan nito, hiniling nito na magkaroon ng unit sa condo hotel na pinapatayo niya. Para sa kanya, napakaliit na bagay lang yon. Mas mapapanatag pa nga siya kung doon ito titira kaysa sa bahay nila sa Cavite, na tanging kawaksi lang ang kasama. Natutuwa siyang hiniling nito yon dahil bukod sa makakasama na niya ito, mas maalagaan at mababantayan ito na magiging staff niya sa condo hotel. Lalo na't sisiguraduhin niyang magiging mahigpit ang seguridad doon. Kailangan ko ng escort sa wedding ni Menchie. At diba, mas mapapanatag ka kung kadate ko ay ang best friend mo? Hindi ko siya kakausapin para sa'yo, sagot ni Ramsey kay Tori. You don't have to. Si Cheryl ang gagawa nun pero may catch. Ano kapalit? Kapag kuha ni tanong niya. Ikaw, sagot nito, saka tumawa ng malakas. Napakunot noon si Ramsey. Ano nga ko? Kailangan ni Cheryl ng escort para sa batch reunion nila. Isinuggest ko mag-switch kami ng kuya para walang problema. Nagustuhan niyang idea kaya consent mo na lang kailangan. Sigurado ako mapapapayag niyang kuya niya. Bakit akong pinili ni Cheryl? Marami namang naliligaw sa kanya. Katulad ng pamilya nila, may lahing banyaga ang pamilya ni Napaku. Full-blooded Australian ng lola ng mga to sa ina. At si Cheryl ay pinay na batang version ni Nicole Kidman kaya alam niyang hindi ito mawawalan ng manliligaw. Kasi safe daw siya sa'yo. Alam mo naman yun, hopeless romantic. Gusto niya ang first boyfriend niya ay magiging husband forever niya. Eh hanggang ngayon, hindi pa rin daw niya nakikita si Mr. Wright kaya ayaw niya magpa-escort sa iba. Kapag ikaw raw, siguradong walang lalapit sa kanya hindi niya gusto. Napaisip siya. Pabor na rin ang gagawin niya para kay Paco na katulad niya'y protective din sa mga kapatid. Sige na nga, pagpayag ni Ramsey, napailing na lang siya ng halos mabingi siya sa pagtilit malutong na tawa ng kapatid. Hindi iyon ang unang beses na nagkaroon ng ganong function sa bahay Kubo, subalit hindi mapakali si Lailani. Siguro ay dahil doon din gaganapin ang kauna-unahang reunion party ng batch nila. Muli siyang pumasok sa restroom ng opisina niya. Sinipat niyang refleksyon niya sa salamin. Isang gold halter braided evening gown ang suit niya na gawa ng kanyang ninang na isa sa pinakasikat na fashion designer sa bansa. Nagpunta pa siya sa parlor na pag-aari ng isa sa mga amiga ng kanyang ina para magpa-makeup at magmaayos ng buhok. Physically ready siya pero hindi niya maalis ang pagkabalisa. Hay naku, napraning na siguro ako dahil baka ko lang walang kasamang date. Aniya, wala siyang mahagilap sa mga pinsan niyang lalaki.
at lalong wala siyang balak ng isamang nakababata niyang kapatid na lalaki na si Manuel o Elo. Baka ipagkalat lang itong mga nakakahiyang kwento tungkol sa kanya. Minsan na itong nag-upload sa internet ng video niya na nagsasayaw sa isang school presentation nung kinder siya. Mabuti sana kumalabali rin ang pagsayaw niya, pero sa lahat ng parehong kaliwang mga paa, siya na yatang balikong mga paa sa pagsasayaw. Hindi niya tinantana na sigaw si Elo hanggang sa burahin itong videong in-upload nito. Binantaan pa niya ito na magsusumbong sa mga magulang nila kung paano nito nawasak ang bagong-bagong Chevy Camaro na niregalo ng mga magulang nila dito na magtapos tong cum laude sa kursong Molecular Biology at Biotechnology. Inilihim nila yon sa mga magulang nila at kahit may insurance yon, may ginastos pa rin siya sa repairs. Her brother may be a pain in the ass sometimes, but he was also sweet and thoughtful. Si Corazon o aso ng bunsong kapatid nila. 6 na taon ang tanda na rito at 4 na taon naman ang tanda ni Elo. Pinaka-special sa pamilya nila si Azon dahil may Down syndrome to. Naka-enroll ito sa isang sped school. Bilang panganay at kahit nandyan pang mga magulang nila, pakiramdam nila Ilani ay obligasyon niyang pangalagaan ang mga kapatid niya. Kaya marahil bihirang pumasok sa isipan niyang tungkol sa pag-ibig. Hindi naman siya pangit para mawalan ng maliligaw. Subalit sadyang wala siyang panahon para sa kanyang puso. Ganun na siya mula na magdalaga siya. Walang pakialam sa pag-ibig. Biglang nag-flash sa isip niya si Ramsey nang maisip niya ang salitang pag-ibig. Isang buwan na nakalilipas mula na mag-dinner sila ng restaurant niya. Ayon sa mga staff niya, may 2 pagkakataon daw na doon nag-lunch si Ramsey at hinahanap siya. Nagkataon naman ng mga araw na yun ay may mga inaasikaso siya sa labas ng restaurant. Nanghihinayang man sila Ilani, ayaw niyang ipaalam yun dito. Naisip niya na malamang ay napaka-busy nito sa dami ng inaasikasang negosyo kaya imposible na basta na lang magtugmang mga schedule nila. Napabuntong hininga si Leilani, lumabas na siya ng restroom at dinampot ang kanyang purse na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nagpunta na siya sa garden area ng restaurant kung saan gaganapin ang reunion. May arko ng blue and white balloons sa receiving area. Yun ang kulay ng kanilang uniform at tanda ng kanilang eskwelahan. Marami ng tao doon, nagpalingalinga siya upang tingnan kung sino-sinong mga nandoon. Lay! Nilingon niya si Cheryl na kumakaway sa kanya. Nakangiting kinawayan din niya to, ngunit kagad ding napalis ang kanyang ngiti nang mapatingin siya sa escort nitong si Ramsey. Tumalon, tumiyad at sumerketo yata ang puso niyang pagkakita niya rito. Napakagwapo at napakatikas nito sa suot na wool gabardine suit. Katulad nung una silang nakita, napatanga na naman siya rito. Nahigit ni Ramsey ang kanyang hininga pagkakita niya kay Leilani. She looked like a goddess that had graced the place with her presence. Gustong gusto niya paraan ang pagtitingin ito sa kanya. Parang sila lang ang tao sa lugar na yon. Iginigiyan niya si Cheryl palapit dito nang biglang may humarang sa kanila. What the? Napakunot noon siya. Si Valiant ang humarang sa kanilang daraanan at papalapit na to kay Leilani. Hindi ni Ramsey maintindihan ang sarili, subalit nakakaramdam siya ng inis. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Paco sa kanya noon. Niligawan ni Valiant si Leilani at may balak ulit itong manligaw. Naging abala siya ng mga nagdaang linggo dahil nagkaroon ng problema sa isang apartel nila. Mukhang poporma na si Val, mahinang sabi ni Cheryl na nagpabalik sa diwan ni Ramsey sa kasalukuyan. Napatingin siya kay Leilani na kasalukuyan niya kausap ni Valiant. Mababa ka sa mukha ng dalagang pagkagulat. Iginiya ulit niya si Cheryl palapit sa mga to. Napangiti na siya ng matamis nang muli niyang mapagmasdan si Leilani. Marahil inaramdaman nitong tingin niya kaya bumaling sa gawin nila at nagtamang kanilang mga mata. Tek na daga, sigaw ng isip ni Leilani. Walang daga sa paligid, subalit tila mayroong naghahabulan nun sa kanyang dibdib. Ram, paanis na sabi niya. Magkakilala kayo? Napilitan si Leilani na bumaling kay Valiant. Yeah, may pinapagawa siyang building dyan sa kabila. Kilala mo ba siya? Best friend siya ni Kuya Paco. Si Kuyang engineer na mamahala sa pinapatayo ni Kuya Ram, sagot nito. Tumangutang ang dalaga, bago pa ulit siya makapagtanong, ay nakalapit na sa kanila sina Cheryl at Ramsey. Lay, this place is magical, ani Cheryl at nakipagbeso-beso sa kanya. Thanks, pero idea mo naman ang ayos ng lugar at pinagawa ko lang sa interior decorator ng resto, aniya. But hey, you really look stunning ha, matapat na papuri niya rito. Lalong lumutang ang ganda nito sa suot na pink Grecian ball gown. Thanks, we're both stunning, anito saka bumungisngis. Kailangan magayos ng mabuti para hindi ako pintasan ng kadate ko. Ang taas ng standard niyan eh. Sinulyapan nito ang katabing si Ramsey.
Napatingin si Lailani kay Ramsit muling bumangon ng kaba sa kanyang dibdib. Nakangiting nakatitigto sa kanya. Subalit bago pa mawala sa katinuan ng isip niya ay nag-sink in sa kanyang katotohanan. Si Cheryl ang kadate nito. Hindi ni Lailani alam kung saan nagmula subalit nakaramdam siya ng sakit. RD an item? Kung sa bagay hindi ko naman masisisi si Ram, anong laban ko sa ganda ni Cheryl? Tama si Cheryl, mataas ng standards ko. Pagsang-ayon ni Ramsey habang nakatingin pa rin sa kanya. Tama rin siya nang sabihin niyang pareho kayong stunning. Actually, that should be corrected because that's an understatement. And even gorgeous of dazzling, don't quite describe the two of you. Tama si Kuya Ram, kahit si Aphrodite ay mahiya sa itsura mo ngayon. Sabad naman ni Villian. Muntik na ni Lailani makalimutang katabi nga pala niya to. Hindi kasi niya maialis ang tingin kay Ramsey. Bumaling siya kay Valian at tinudyo to. Bakit? Nakita mo na ba si Aphrodite? Kung totoo siya, baka gawin niya akong palaka. Tumawa si Cheryl, gumisi lang si Ramsey. Namula naman ang mga tenga ni Valiant, napahiya yata sa sinabi ko. Kailangan niya makabawi rito. That was a joke. Thanks, Val. Bibigyan kita ng complimentary meal kapag napasyal ka ulit dito. Kumisla pa mga mata ni Valiant at lumawag ang ngiti. Tatandaan ko yan ha, dapat kasabay kita. No problem. Wala sa loob na sabid ni Lailani, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi nito dinamdam ang biro niya. Hindi niya ito dapat ituring tulad ng dati. Hindi nito binatili noon na puno ng awkwardness kung kumilos at hindi alam kung paano tatanggalin ang hiss sa pagsasalita dahil sa suot na braces. Binatang binata, gwapong gwapo at matikas na ito ngayon. Kakikitaan na ito ng confidence. Alam mo bang nagpumilit yung sumama rito nang malaman niyang sa resto mo gaganapin ang reunion? Sabi ni Cheryl. Oh, dati na nanligaw si Valiant sa kanya, subalit binastad kagad ni Lailani to. Ang sarili niyang kapatid ang nakikita niya sa mga lalaking mas bata sa kanya. Lalo na, at kapatid pa si Valiant ng kabarkada niya. Wala nang bawian ha, nakangiting sabi ni Valiant sa kanya. Ginantihan na lang niya ito ng ngiti. Just one meal, nothing more, sabi ni Lailani sa sarili. Ayaw niya itong paasahin kung may balak itong muling manligaw. Iniiba na ni Lailani ang usapan. Nagkasalo-salo sila sa isang mesa, kasamang iba pa nilang kabarkada ni Cheryl noon na may kanya-kanya ring date. Nagmukha tuloy si Valiant ang kadate ni Lailani. Naisip niyang mas maigi na yon kaysa ma-opi siya dahil siya lang ang bukod tanging walang date. Bukod sa slideshow at film showing ay may games ang programa nila. Isa sa mga laro na ipanalo niya dahil nagawa niyang gayahin ng kilos at pananalita ng perfect of discipline teacher nila noon na lagi na lang nakapamulsang kaliwang kamay at mataas laging noo kapag naglalakad sa koridor. Mahilig din yung mansipat ng ribbon at collar ng kanilang uniform. Kasama rin sa programa nila ang bidding o parang auction para makapag-raise ng funds para sa mga plano ng batch nila na pagtatatag ng isang foundation na kalagay sa isang fishbowl ang mga pangalan nilang magkakabatch. Lima ang bubunutin at dadaan sa proseso ng auction ang bawat isa. Dalawang lalaking naunang nabunot at nagkatawanan sila sa bidding na ginawa ng mga kabatch nilang babae. Kahit pag-isa-pisa ang diferensya, eh hindi maialis ang kanilang kasiyahan. Ang sunod na bunot ay dalawang babae naman at ganun din ang nangyari. Natatawang pinanood ni Lailani huling pagbunot ng MC sa fishbowl. Lumuwag ang ngiti nito pagkatapos nitong basahin at tahimik ang pangalan. Subalit lumakas ang kabog ng kanyang dibdib na sulyapan at tanguan siya nito. And for our last auction, please give a warm welcome to Lailani Cabanit, anunsyo ni Luke de Guzman. Ang MC ng program at presidente ng student council noong huling taon nila sa high school, naghiyawad ng mga dati niyang kaklase na kasama niya sa mesa. Tumayo si Cheryl at tinawakan siya sa kamay. Hinila siya nito patayo at iginiyap akyat sa stage. Napapailing na nagpatianod na lang siya sa nangyayari. Katulad na sinabi ko kanina, kapag nanalo kayo sa bidding, you'll have the chance to dance with the prize all night long o hanggang sa matapos lang ang gabing ito dahil baka singilin tayo sa excess hours of stay, pagbibiro pa ni Luke. Nagtawanan ng mga nanonood at malay nyo, baka hindi lang sayaw ang ibigay sa inyo. Baka pumayag pang magpahatid pa uwi. Naghiyawan ang lahat sa sinabi nito. Hindi ni Lailani alam kung dahil sa spotlight na nakatapat sa kanya o dahil nahihiya siya kaya mainit ang pakiramdam niya habang nakatayo siya sa entablado. Medyo kinakabahan din siya dahil hindi siya marunong magsayaw. Nakakahiya kung sino man ang mananalo sa magbibid sa kanya.
Lalo siyang kinabahan na magsimula na ang bidding. Ang unang nagbid ay isa sa mga lalaking kaklase niya noon. Nang umabot na sa 3 ang bid na nagsimula sa 1,000, nagulat ang lahat na may nagsabi ng 2,000. Napalingon silang lahat kay Valiant. 3,000, sabi ni Ramsey. Dito naman napatinginan lahat. Anak ng Tokwa, bakit pumapapel? Ngunit hindi ni Lailani maitatangging natutuwa siya dahil nakipagbid ito para sa kanya. Ang akala niya matatapos na doon ang tawaran, subalit na pangangasya ng patuloy na nagpataasan ng presyo ang 2 binata. Hindi na sumaling iba pang mga kaklase nilang lalaki. 35,000, my last offer, sabi ni Valiant. Nakita niya na bahagya ng namumulang mga pisngi nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa inis o naiinitan to. Gali, ganito na ba ako kamahal para lang maisayaw ako? 3,000 lang ang pinakamataas na bid sa mga nauna sa kanya. Wow, it seems like Lai is much more than a hot commodity here. So I guess we should wrap this. 50,000 pesos, putol ni Ramsey sa sinasabi ni Luke. Tumahimik ang lahat at gulat na napatingin kay Ramsey. Naglabas ng checkbook ang binata. Kung wala ng iba pang magbibid, susulatan ko ng cheque. Anito, isinara na ni Luke ang bidding dahil wala nang nagprotesta pa. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumayo si Valiant at naglakad palayo. Nakatingin pa siya rito at bahagyang naguguluhan sa nangyayari na may humawak sa kanyang kamay at pinisilyo ng bahagya. I'm claiming my price. Pabulong na sabi ni Ramsey sa kanya. Hindi man lang namalaya ni Lailani ang pag-akyat ni Ramsey sa stage. Napalunok na lang siya. Hinayaan niya itong alalayan siya pababa ng entablado at igiya papunta sa gitna ng dance floor. Nagtatapon ka ba ng pera? Hindi biro ang 50,000 pesos para lang maisayaw ako. Sita ni Lailani dito na makabawi siya sa pagkabigla. Nahihirapang iproseso ng kanyang isip na handa ito't si Val na maglabas ng malaking halaga para lang sa ganong auction. Bukod pa roon, nakakawala ng wisyong paghawak ni Ramsey sa kanyang likod at bewang. Napilitan siyang isampay ang mga braso niya sa mga balikat nito dahil nanginginig ang mga tuhod niya. Hindi pa rin niya alam kung saan direksyon niya dapat itapak ang kanyang pangapaa. Kailangan ko yatang kumain ng balot para tumibay ang mga buto ko. Pinapalambot ng lalaking ito. Then slowly they move along with the music, dancing in time to the rhythmic beating of their hearts. Nagpatangay na lang si Lailani sa kilos nito. May pupuntahan ng perang yun, pansimula ng foundation. It's a worthwhile cause. Dahil ang matutulungan nun ay mga magsasakat mangingisdang nasalanta ang kabuhayan dahil sa natural calamities. Tinaasan ni Lailani ito ng 1 kilay at saka inirapan para iparating dito. Na binobola lang siya nito. Tinawanan lang nito ang ginawa niya. Kahit na ganoon ang reaksyon niya, sa kaibuturan ng kanyang puso'y masaya siya. Maaaring gusto nga nitong tumulong sa foundation, pero hindi rin maikakaila na nagbid ito para sa kanya dahil gusto siyang makasama nito sa gabing iyon. Si Cheryl ang kadate mo. Baka magselos siya niyan. Correction, I'm just her escort tonight. And not a real date. Pagtatama ni Ramsey. Gusto niya magpabantay, ayaw niya malapitan siya ni Mr. Rong. Ang kapalit ng serbisyo ko, kadate naman ni Pakong sister ko sa 1 wedding na pupuntahan niya. Nagpoprotektahan lang kami ng kapatid. Natatawang paliwanag ni Ramsey. Napangiti si Lailani. Protective kuya pala to. Nakaramdam siya ng inggit sa kapatid nito at kay Cheryl. Mabuti pang mangyayon, may mga kuya na masasandigan, hindi tulad niya na kailangan magpakatatag dahil siya lang ang ate. Subalit ayaw niya itong maging kuya. She wanted more from him. Pinilig niya ulo dahil sa naisip. Do you think we're crazy? Hindi mo lang alam kung gaano kahirap magkaroon ng kapatid na babae na ubod ng ganda. Seryosong sabi ni Ramsey. Napagkamalian pala nitong pagtutulang kanyang pag-iling. Kung totoo lang ang Tori ni Rapunzel, matagal ko nang nilagay si Tori doon. Natatawang sabi nito. Mabuti na lang at hindi. Kawawa naman ang sisters niyo ni Paco. May katarayang sabi ni Lailani. Tinawa na lang siya nito. Pagkatapos ay lalo pa siyang hinapit papalapit dito. Hindi na siya tumutol. It's for the foundation, paliwanag niya sa sarili. Rason mo bulok, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Bulok man o hindi, hindi maitatanggi ni Lailani na gusto niyang pakaramdam na kapaloob sa mga bisig ni Ramsey. Gusto niyang mainit na hininga nito, na dumadapyo sa kanyang leg at balika tuwing imuyo ko ito. I would bid 1,000,000 pesos to be in his arms every night. Napangiti na lang siya bago sinubsubaw mukha sa dibdib nito. Mabuti na lang at sweet ang tugtog. At least, hindi mapapansin ng parehong kaliwa ang mga paa niya.
Sumusunod na lang si Leilani sa marahang pag-indak nito. He was a good dance partner. Sa buong durasyon ng sayawan na hindi siya pinakawala ni Ramsey at wala naman siyang bala kumalis doon. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nagsalubog ang kanilang mga mata. Pakaramdam niya'y nalulunod siya sa abuhing mga mata nito. Hindi humihiwalay ang tingin nito sa kanyang muka na tila nais nitong memoryahin ang bawat detalye noon. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nag-aalala siya na baka maramdaman nito yon. Hanggang anong oras bang sayawan? Kapag kuwan ay tanong ito sa kanya. Hindi ko alam eh, pero kung pagod ka na, pwede na tayong bumalik sa mesa natin. Sagot niya, ngunit ang totoo ay ayaw pa niyang tumigil ang sandaling iyon. Umiling ito. What makes you think I'd want to let you go so easily? I just paid $50,000 to be with you tonight. Lumuksong puso ni Leilani sa sinabi ni Ramsey. Nagbaba siya ng tingin at nakagat ang kanyang ibabang labi dahil kinikilig siya. Muntik na siyang mapalundag nang haplosin tong kanyang pisngi. Dumausdos ang palad nito pababa sa kanyang baba. And then, he gently lifted her face toward his. Don't hide that pretty face of yours. Matagal tayong hindi nagkita kaya gusto kong lubusin ang oras natin ngayong gabi. Ano bang nangyayari sa lalaking ito? Hindi ko naman nilagyan ng gayumang inumin niya. Alam mo para kang ewan, sabog ka ba? Tumawa to. Nakangiting napailing na lang siya. Sinabihan niya sarili na huwag nalang pansin ng maraming bagay. Hayaan na lang niya sarili na mag-enjoy. Hindi na nga ito maalis sa tabi niya at mukhang okay lang yun kay Cheryl. Kinindatan pa siya nito nang magtamang kanilang mga mata. Sasabay na lang ako kay Val pa uwi. Ihatid mo na lang silay, sabi ni Cheryl kay Ramsey pagkatapos ng programa. Nagsimula na mag-alisa ng mga tao. Malapit na rin magsara ang bahay kubo. May dala akong sasakyan. Hindi ko naabalahin pa si Ram. Anilaylani kay Cheryl at saka kailangan ko pang tignan ang resto hanggang sa magsara. Tumangutang wala lamang ang mga ito at wala nang nagprotesta sa sinabi niya. Nang makalis ng lahat ng mga guest, mabilis na nagligpit ang mga crew niya. Tumulong na rin siya para mas mapabilis sila. Nang matapos sila nagpaalam na siya sa mga to, pagdating niya sa parking lot ay kinuha niya sa loob ang purse ng susi ng kanyang sasakyan. Akmang bubuksan na sana niyang pinto sa driver's side nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Are you sure you wanna drive home? My offer still stands. Gusto talaga kitang ihatid. Gulat na hinarap niya si Ramsey. Bakit nandito ka pa? Sinadya ko hintayin ka para maihatid ka pa uwi. But I have my own car. Pagdadahilan ni Leilani, ngunit ang totoo'y kinilig siya dahil mahigit isang oras itong naghintay sa kanya. Pwede mo namang iwan yan dito. Secured naman ang parking space na resto. Utusan ko na lang driver ko na sunduin ka bukas sa bahay niyo para ihatid ka rito. She looked straight into his eyes. And so, the earnestness in them. May emosyon din siya nakitang hindi niya mabasa. Huminga siya ng malalim bago tumango. Sige na nga, basta bukas, by 9 a.m, dapat nandito na ako kasi may importante meeting pa ako sa isang supplier namin. Ngumiti ito ng maluwag. Nilak muna ni Leilani ang kanyang sasakyan bago humarap ulit dito. Inalok nitong braso nito sa kanya at walang pag-aanilangan, umabre siya ate sa rito. Hindi man ito nagsasalita, mababa ka sa mukha at kilos nito ang kasiyahan. Thanks for the ride. Wala pa tayo sa bahay niyo, nakangiting sabi ni Ramsey kay Leilani. Masaya siyang maihatid ito sa bahay nito para malaman niya kung saan ito nakatira. At saka ako naman ang nangulit na ihatid ka. Nang nasa tapat na sila ng bahay nito, mabilis na bumaba siya ng sasakyan upang mapagbuksan ito ng pinto. Inilahad niyang kamay niya rito upang maalalayan ito sa pagbaba. Tulad na nangyayari tuwing magdadaiti ang kanilang mga balat, may mumunting kuryenteng nanunood sa kanyang pagkatao. Hindi niya binitawan ang kamay nito hanggang sa maihatid siya ito sa tapat ng gate. Kung maaari lang sanang hawakan niyang kamay nito hanggang sa pagtulog ay gagawin niya. Reluctantly, he let go of her warm, soft hand. Humarap to sa kanya at ngumiti ng matamis. She softly whispered, "So I'll be expecting your driver. Here by 8:30 tomorrow morning." Pinagsawa niyang kanyang mga mata sa magandang mukha nito bago sumagot. Darating si Manong Boy. Huwag kang mag-alala kung wala lang sana akong appointment bukas ng umaga. Kahit na akong sumundo sa'yo. Marunong din pala itong kiligin. Aniya sa sarili ng tumungo ito at bahagyang bumungis-ngis. Hindi naman pala ito immune sa pagpapakute niya. Naintindihan niya ni Ramsey kung bakit may naguudyok sa kanya sa bahay kubo naman ng halian. Nakita niyo masayang nagkakuntuhan si Novalia Leilani sa isa sa mga mesa doon. Ngumisi si Paco at niyaya niyang kumain doon. Kaya pala hindi siya mapakali kanina sa bahay at panay ang balik sa salamin. Dito pala siya pupunta. Anito na mukhang sa sarili lang sinasabi. May date sila? Nakakunot noong tanong ni Ramsey dito. Baka yun yung sinasabi ni Val na complimentary meal na pinangako ni Liza sa kanya.
Determinadong loko. Let's join them. Yaya niya rito at nagpatiuna na sa paglalakad. Maagap na pinigilan siya nito sa balikat. Pare, huwag natin silang istorbohin. Baka dumidiskarte ng kapatid ko. Matigas at walang kakurap-kurap na sabi nito sa kanya. Complimentary meal ka mo. Hindi ko naman maliligaw sa isang babae sa panahon na siyang manilibre. Aniya, wala itong nagawa ko hindi sumunod sa kanya na magpatuloy siya sa paglapit sa mesa ni Nalilani at Valiant. Alam ni Ransi na wala siyang karapatang mainis nang makita niyang magkasamang mga to. But he liked Leilani very much. So much that he had stopped dating Annie. A budding model and a known socialite from a well-known family. Dalawa pa lang ang naging nobya niya, ngunit parehong hindi nag-work out ang relasyon niya sa mga to. He liked them, even loved them, but it hadn't been enough for him to want to marry them. Nang makaramdam mga to ng walang patutunguhan ang kanilang relasyon, ang mga itong una nakipaghiwalay sa kanya, pakaramdam daw ng mga to, masinuna niyang trabaho at ang kanyang kapatid kaysa sa mga to. Hindi niya masisising mga to, somehow ay tama sila. Pagkatapos noon ay nakipag-date na siya sa mga babaeng nagugustuhan niya. Kapag nakita niyang hindi siya compatible sa babaeng yon, hindi na siya nakikipagkita rito. Para sa kanya, bakit pa siya makikipagrelasyon kung wala rin naman yung patutunguhan sa huli? Dahil doon, tinagurian siyang humanizer. Hindi naman niya masisising iba kung ganun ang tingin sa kanya. Hindi alam na mga to kung ano talagang tumatakbo sa isip niya. Nang nasa tapat na sila ni Paco ng mesa ni Nalaylan at Valiant, napatingal ang mga to sa kanila. Mukhang kaumpisa pa lang kumain ng mga to, mababa ka sa mukha ni Leilani ang pagkagulat na makita siya nito. Hindi naman nakaligtas sa kanyang pagtatagis ng mga bagang ni Valiant. Tinignan din itong matalimang kuya nito. We're just dropping by to say hi, Aniya. Baka sabihin niyo naman suplado kami kung hindi to kami kakain. Tapos hindi man lang namin kayo babatiin. We're heading for our table now. Mababa ka sang relief sa mukha ni Valiant kung ikagading nawala na magsalita si Leilani. Why don't you join us for lunch? May kasama ko eh. Ani at bumaling kay Paco. I insist, dito na lang kayo sa table namin. Matagal ko na rin hindi nakikita si Kuya Paco. Anandalaga, napangiti siya ng maluwag. Sinulyapan niya si Paco na magtamang kanilang mga mata tumango ito ngunit nagbabantang tingin ito. Pero may date yata kayo ni Valiant, aniya kay Leilani. Kailangan ni Ramsey na isaalang-alang ang damdamin ni Valiant para hindi halatang sinasabotahin niyang lunch date na mga to. Hindi to date. Hindi bang nangako ko sa kanya ng free meal dito sa resto ng reunion? Kaya nandito siya ngayon, mabilis na tugon ni Leilani. Saka bumaling kay Valiant. Hindi ba't okay lang naman na makasalo natin si Naram at Kuya Paco? Mukhang napilitang umiti si Valiant. Sumalo na nga kayo sa amin, anito. I did it. Pagpasok ni Naramsit Paco sa mobile office nila sa construction site, itinawag siya ng huli. Nang lingunin siya ni Paco, nagulat siya ng kagad na tumamang kamao nito sa panganya. Hindi ni Ramsey yung napaghandaan kaya napasadsad siya sa mesa ng may edad ng sekretaryang ni Paco na si Ate Fe. Tumili ang babae at kagad na tumayo upang daluhan siya. Anong problema mo? Singhal ni Ramsey kay Paco. Hindi niya maintindihan kung bakit galito. Ate Fe, pwede bang lumabas ka na muna ng opisina? Ani pa ako sa sekretarya nito na kagad naman tumalima. That is for messing around with Lai. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo siyang pakialaman dahil bala kulit siyang ligawan ni Val. Naihilamos niyang kamay sa kanyang muka. Paano pa siya magkakaila kung gayon nabuking na siya nito? Tinas niyang kanyang mga kamay na tila sumusuko. But he was only trying to buy some time to think of a good excuse. Sila yung nagyaya kanina na sumalo tayo sa kanila. Bakit nagagalit ka sa akin? I just wanted to say hi para hindi naman niya sabihing snob ako. Pangangatwiran niya. Nagmura ito, tinignan siya ng masama. Nung reunion, bakit tinalo mong kapatid ko sa auction? Hindi kagad si Ramsey nakasagot. Wala siyang ibang idadahilan doon. Okay, I give up. Tumingin siya ng derecho dito. I like lie, but... Bago pa niya matapos ang sasabihin, ay umigkas ulit ang kamao nito. Subalit sa pagkakataong iyon, ay alerto na siya kaya nasangga niyang suntok nito. Siya naman ang nagpakawala ng uppercut at ito naman ang dumausdo sa sahig. That's for not letting me finish my sentence. Nainis na sabi ni Ramsey. Hindi niya ito gustong saktan, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Ang gusto ko lang naman sabihin kanina ay kahit na gusto ko si Lai, hahayaan ko nang dumiskarte si Val kapag naligaw na siya. Masama ba yun? Nakatayo na ito at hinihimas ang nasaktang panga. Ang akala niya ay susugod ulit ito, kaya inihanda na niyang kanyang sarili. Subalit sa pagkamangha niya, tumawa ito ng malakas. Grabe Ram, hindi pa rin nagbabago ang lakas ng kamao mo. Kung mag-sparring tayo ngayon, malamang matatalo mo pa rin ako.
Tatawa-tawa pa rin sabi nito. Lumapit ito sa kanya at nilahad ang kamay. I will hold to your word. Kapag dumiskarte na si Valiant kay Lai, huwag ka na makikialam sa kanila. Hindi mo na uulitin yung ginawa mo na kanina o noong reunion nila. Sa ngayon, hahayaan kita lumapit kay Lai, basta huwag na sa panahong didiskarte na si Val. Tumango si Ramsey at mahigpit niya itong kinamayan. Agree. Kung gusto mo, gawan pa natin ang kontrata. Nakangising sabi niya. Tumawa ulit ito. Hindi na kailangan pare. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Muli ay hindi na naman namalaya ni Lailani ang paglipas ng mga oras. Gumagawa siya ng feasibility study tungkol sa isinuhestyon ng kanyang ama na magkaroon ng isa pang branch, ang bahay kubo, at naiisip na itayo yon sa lupang minana ng kanyang ina. Napatigil lang siya sa ginagawa nang magring ang telepono. Agad niyang nabusesan kung sinong nasa kabilang linya. Si Ramsey. Dinner? Kakakain lang natin kanina ah. Tugon ni Lailani sa paanyaya nito sa kanya. Kinilig na naman siya, kaya kinagat niyang ibabang labi. Kalokan lalaking to. Ang lakas ng dating kahit sa telepono. Malutong na halakhak ang sinagot ni Ramsey. Lai, baka hindi mo napapansin ang oras. Malapit na mag-alas 6 ng hapon. Sige na, mag-dinner tayo. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagkain namin dito? Bakit? Sinabi ko bang dyan tayo kakain? Siyempre, sa iba naman. Basta treat mo, papayag ako. Tumawa ulit ito. Pupuntahan kita dyan after 10 minutes. Malapit na ako. Ha? Wala ka ba sa kabila? Kagagaling ko lang sa isang apartel namin sa Quezon City. Kailangan ko rin i-check ang operations every now and then. Nakaramdam si Lailani ng awa rito. Malamang ay pagod na pagod ito. She had this urge to let him rest in her arms while she soothed his worries away. Pagkababa niya ng telepono ay pinatay na niya ang computer at naghanda na. San ba tayo kakain? Tanong ni Lailani kay Ramsey. It's a surprise. Pamisteryosong sagot ng binata pagkasakay nila sa sakyan nito. Nang punahin niya ang pasa nito sa panga, nikibit balikat lang to. Hindi na niya ito pinilit magkwento dahil karapatan nitong manahimik sa isyong yun. Napakunot noo siya nang tumuloy sila sa car park ng isang kilalang kondominium. May resto ba dito? Wala, sagot ni Ramsey. Sinabi ko lang na magdi-dinner tayo. It doesn't mean we have to dine out. Kasi pagluluto kita. Napamaang si Lailani. Ano raw? Ipagluluto niya ako? Ganun na ba kahaba ang hair ko? If you don't close your mouth right away, hahalikan kita. Napakurap siya at automatic kung itinikom ang kanyang bibig. Hindi ni Lailani napansin nakatitig na pala ito sa kanya. Ano kaya kung ibuka ulit niya ang kanyang bibig? Hahalikan kaya talaga siya nito? Bad ka Lai, saway ng isip niya sa kapilihan niya. Sayang, natakot. Mahinang sabi ni Ramsey na hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. Nagtaas siya ng isang kilay subalit bago pa niya ito matarayan. Ay mabilis na itong nakaibis ng sasakyan at lumigid para maalalayan siya sa pagbaba. Pagpasok nila sa condo unit nito, pinaupo siya ni Ramsey sa hall at inabot sa kanyang remote control ng TV. Dumiretso to sa kusina at base sa mga ingay na naririnig ni Lailani. Mula roon ay mukhang nagsisimula na ito magluto. Hustong inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan na may kalakihang bahay. Moderno ang ayos noon at bagay sa isang bachelor. Ngunit sa lahat ng mga bagay na nakita niya roon, isa lang ang nakakuha ng interest niya. Nilapitan niya yun at humanga siya nang makita niyang isa yung original Greg Rich Gibson art guitar. Napahawak siya sa fiberglass case noon. She was really old. Hindi basta-basta magkakaroon ng ganong klaseng gitara ang isang tao na walang hilig sa musika o hindi nakakaintindi noon. Pwedeng maging kolektor ng mamahaling bagay ang isang tao, subalit hindi ang gaanong kamahal at rare na gitara kung wala tong musika sa katawan. Sinundan ni Lailani si Ramsey sa kusina. Napakabilis nitong kumilos at hindi niya napigilang mamangha. Base sa mga ingredient na nakahanda sa mesa at mga rikadong nasa kaserola na, mukhang seafood paella ang niluluto nito. Ano ka ba? Chef, hotelier, o musikero? Tumigil to sa paghahalo sa kaserola at numisi sa kanya. Sana pwedeng all of the above. I can be all of that. But for now, I'm just a simple man who wants to please you with his cooking. Napangiti siya. Tila may mainit na kamay na humaplos sa kanyang puso. Hindi na niya nakikita rito ang lalaking kinaiinisan niya noong unang beses silang nagkaengkwentro. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaki unti-unting nakakapasok sa kanyang puso. Hindi siya makapag-react dahil sa kanyang realisasyon.
Nahuhulog na nga bang puso niya rito? Subalit hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip nito. Maybe he was just being friendly. May maitutulong ba ako? Tanong ni Lailani kay Ramsey. I have everything under control, sagot ni Ramsey. Nagugasto ng kami at lumapit sa kanya. Hinawakan itong mga kami niya at hinila siya pabalik sa sala. Dito ka na muna. Kapag hinayaan kitang tulungan ako, hindi mo na masasabing pinagluto kita. Hindi nakagalaw si Lailani nang iipit ni Ramsey sa likod ng kanyang tenga ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa kanyang mukha. Nakiliti siya sa mumunting kuryenteng dumaloy sa balat niya. Mula sa kamay nito, titig na titig ito sa kanya, tila malulunod siya sa lalim ng titig nito. Napabilis ang kanyang paghinga, ngunit napigil niya yun nang ilapit itong mukha nito sa mukha niya. Nandigas siya nang kintalan siya nito ng halik sa noo. Stay put. Kapag nagpunta ka pa ulit sa kusina, hahalikan na kita sa lips. Pili yung sabi ni Ramsey na makalayo na sa kanya. Kinindatan pa siya nito bago naglakad pabalik sa kusina. Teka, huminto ito at bumaling sa kanya. Pwede ko bang mahiram ang gitara mo? Iingatan ko, promise. Gusto ko lang subukan habang nandito ako. Nautal na sabi ni Lailani. Naman kasi, kung hindi mo ako hinalikan, diretso sana ako magsalita. Ngumiti ito. Sure, lumapit ito sa fiberglass case at nilabas doon ng gitara. Pagkatapos ay inabot nito yon sa kanya. Lai, meet Blue. Napangiti siya. Blue? As in color blue? Hindi, blue. Spelled B-L-U. For beautiful, lavish, and unique. Parang ikaw. Nakangising sagot ni Ramsey. Natawa si Lailani. Alam niyang pambobola lang ang huling sinabi ni Ramsey. Thanks, Anya. Para siyang batang inabutan ng paborito niyang chocolate. What's the matter with me? Tanong ni Ramsey sa sarili nang makabalik siya sa kusina. Una, para siyang baliw na nakipag-bid sa auction para lang maisayaw si Lailani. Pagkatapos, naghintay siya ng parang tanga para maihatid ito sa bahay. Pangalawa, walang modong nakisalo siya sa tanghalian na hindi naman siya imbitado. Pagkatapos ngayon, pinagluluto siya ng dalaga na kahit minsan ay hindi niya ginawa. Sa mga naging nobya niya o nakadate, higit sa lahat, pinahiram pa niya rito si Blue. Kahit ninamin niya kay Paco na gusto niya si Lailani, hindi ibig sabihin noon ay gusto na niya ito maging girlfriend. Nung una ay naa-amused lang siya rito, pero ngayon ay naalarma na siya sa kanyang kinikilos. Tila may sariling isip ang kanyang puso. Wala siyang dinalang ibang babae sa bahay niya. Lagi siyang nakikipagkita sa labas o napupunta sa mga bahay ng mga yon. Napabuntong hininga si Ramsey nang marinig niyang pag-strum ni Lailani sa kanyang gitara. Mukhang nababalog na siya dahil pinahawak niya rito ang pinakaiingatan at pinakamamahal niyang gitara. Kahit ang pinakamamahal niyang kapatid na si Tori ay hindi man lang niya hinayaang mahawakan kahit na isang daliri ang gitarang yun. Natigilan siya nang tugtugin ni Lailani ang intro ng albi ng grupong Goo Goo Dolls. Namangha siya, magaling itong tumugtog, bihira ang mga babaeng marunong mag-plucking. Hindi nagtagal ay narinig niya ang buot malamyos nitong tinig. Hindi lang ito marunong tumugtog, napakaganda pa ng boses nito. Hininaan niya ang apoy sa kalan at sumilip sa sala. Nakangiti at mukhang siyang-siya ang itsura ni Lailani. Napangiti siya. He would give her more than that guitar just to see her face light up like that. Para tong bata nagniningning ang mga mata habang pinaglalaroan ang pinakamagandang laruan nito. Binalikan ni Ramsey ang kanyang niluto nang maamoy niya yon. Nahati ang kanyang isip. Hindi niya mapangalanan ang nadiskubre niyang saloobin para kay Lailani at alam niyang higit pa sa simpleng paghangang nadarama niya para dito. You play very well. You cook very well. Nagkatawanan si Lailani at Ramsey nang nagkasabay silang nagsalita pagkatapos nilang kumain. Mauna ka na, Lai. Sabi ni Ramsey sa kanya, nilapit nito sa kanya ang Coruscant chocolate na ito din ang gumawa. Yun na yata ang pinakamasarap na paellang nakain ko. Matapat na papuri ni Lailani dito. Kumuha siyang isang churros at sinawsaw yon sa chocolate bago sinubo. Steer? Binubola mo yata ako eh. Kitang-kitang kasiyahan sa mga mata ng binata. Sa papuri niya. Pagdating sa pagkain, hindi ako marunong mambola. Sinasabi ko talaga kapag masarap o hindi. May pagkapihikan kasi ako. Nag-aral ka bang magluto? Lumuwang ang ngiti ni Ramsey. Hilig lang, international chef ang daddy ko kaya hindi may iwasang maimpluwensyahan. Lalo ako natuto magluto nang dito na kami sa Pilipinas nag-aaral ng kapatid ko.
Ikinuwento ni Ramsey ang ilang karanasan nito kung paano ito at ang kapatid nito na nagpalipat-lipat ng eskwelahan tuwing nalilipat ng destino sa trabaho sa iba-ibang bansa. Ang ama nito na half Spanish, half Filipino. Ang ina nito'y purong Pilipina na magaling namang pastry chef. Kaya kadalasan kung nasaan ama nito ay doon na rin nakakakuha ng trabahong ina nito. Nakahiligan daw ni Ramsey ang pangluluto, subalit diniscourage daw ito ng amang kumuha ng culinary arts dahil sa naranasan nitong pressure sa trabaho. Hindi raw magandang malimit na pagbabiyahe ng may pamilya na. Mahirap ang ganon, komento ni Leilani pagkatapos nitong magkwento. Bukod sa palipat-lipat kayo ng mga bansa at tirahan, pati ang mga kaibigan mo paiba-iba rin. Yeah, it was really difficult. Pero wala naman ako pinagsisisihan dahil marami din ako natutuhan at nakitang ibang lugar. Yung iba kapag nag-retire na sa trabaho, sakalang nakakapag-tour around the world. Kami baligtad, naglibot muna sa buong mundo bago nag-settle dito sa Pilipinas. It was an awesome experience. Napangiti siya, nagustuhan niya optimistic side nito. Siguro sa ibang bansa mo rin nabili yung gitara mo. Yep. Halos 2 taon na ako nag-working student para lang makaipon at mabili ang gitarang yun. Natatawang tugon ni Ramsey. Ibig sabihin, marunong ka mag-gitara? Natuto ako dahil sa mga naging kabarkada ko ng first year high school ako. Wala akong formal lessons. Natuto lang ako sa pagtuturo ng kung sino-sino. But they said I had a good ear for music and I could distinguish between ranges of pitch and tone very well. Ako naman na magtatanong, matagal ka na bang marunong tumugtog ng gitara? Tumango si Leilani. Mula na natuto akong mag-alphabet, sinabi ko na sa parents ko na gusto kong mag-take up ng music lesson. Nag-umpisa ako sa piano hanggang sa matugtog ko pati violin. It was only a hobby for me pero ang pangarap ko talaga ay magkaroon ng sariling restaurant. I know how to cook, pero hindi ibig sabihin nun masarap laging luto ko. Natatawang sabi ni Leilani. Kaya mas gusto kong mag-manage kesa akong nasa kusina. Tumawa to. Mamamatay ang resto mo kapag nilayasan ka ng mga chef mo. Alam ko, pero kabisado kong recipes nila dahil bago pa yung mailabas sa menu, kailangan alam ko kung paano nila liluto yun. Sigurista ka. Dapat lang, business pa rin yun. Nakipag-high five ito sa kanya. Some more red wine? Umiling ang dalaga. No thanks, I'm good. Baka makatulog ako sa taxi pa uwi. Ihahatid kita pa uwi at bukas ipapasundo ulit kita kay Manong Boy para maihatid sa resto. Ano oras ka ba papasok? May flight ako pupunta sa Cebu bukas. Aattend ako ng food and cooking convention doon. Filipino cuisine at native ingredients ang ipi-feature nila, kaya hindi ko mapapalampas yun. Gaano ka katagal doon? Mukhang nalungkot dito na ikinatuwa naman ni Leilani. 4 days lang, hindi ko maiiwan ng matagal ang resto. Siguradong magiging tambakan trabaho pagbalik ko. That was what she hated the most every time she needed to be away. Napamulagat si Leilani nang bigla na lang hawakan ni Ramsey ang kanyang kamay. Mag-iingat ka lagi. Ako na lang maghahatid sa'yo bukas sa airport. Ano oras bang flight mo? Binigyan niya rito ang detalye ng kanyang pag-alis. Magkatulong silang nagligpit at naghugas ng pinagkainan nila. Ayaw niyang patulungin ito, ngunit nagpumilit siya. Napilitan itong pagbigyan siya dahil binantaan niya itong hindi siya magpapahatid dito. Habang nagpapababa sila ng kinain, magkatabi silang nagjami sa sofa sa sala. Natutuwa si Leilani na hanggang sa choices ng musika ay magkasundo sila. Napakagatlabi siya upang supilin ng kilig ng tugtugin nito, ang All I Want ng Toad ng The Wet Sprocket. Kahit wala itong formal lesson, mahusay itong tumugtog and she was falling in love with his gorgeous voice. Buyon at maihanin niya ito sa mga professional male singer. Sinabayan niya ito sa pagkanta ng chorus na Shetty na umabot sa 100. Bakit ba akmang-akma ang kantang pinili ni Ramsey sa nararamdaman ko? Does you feel the same way? Ayaw ni Leilani na mag-overanalyze dahil baka genuine na nakikipagkaibigan lang ito sa kanya. Kung ano-anong mali siya nang pumapasok sa kokote niya. Just enjoy the music, bili niya sa sarili. That's creating good music together. Nakangiting sabi nito pagkatapos nilang kumanta. I like this, dagdag pa ni Ramsey habang nakatitig sa kanyang mga mata. I like it too, very much. Subalit hindi nila ilana yun maisatinig. Eh di kumanta pa tayo. Tumingin na lang siya sa gitara nito dahil hindi na niya matagalan ang nanunoot na titig nito. Sa bilis ng pintig ng kanyang puso, baka himatayin na siya.
Nagbabasa ka ba o nakatingin ka lang dyan? Sinalya pa lang ni Ramsey si Paco. Pinuntahan niya ito sa opisina nila na nasa apartel na tinatawag ding Rad's Place. Kanina pa niya hawak ang pamphlet para sa choices ng materials para sa exterior finishing ng kondotel na pinapatayo niya. Subalit wala siyang ibang nakikita doon kung hindi ang mukha ni Leilani. Nang nagdaang hapon, inihatid niya si Leilani sa airport papunta sa Cebu. Hiningi niya ang cellphone number nito. Sa gabi lang niya ito tinitext para hindi niya ito maistorbo sa convention. Nagpipigil din siyang tawagan to, baka bigla niyang masabi rito na miss na niya to. Ngayon lang siya nakaramdam na para siyang mababaliw sa paghahangad na makita at makasama isang babae. Wala yata akong kausap. Hello? Muling untag ni Paco sa kanya. Napilitan si Ramsey na mag-angat ng tingin at salubungin ng tingin nito. Wala ako sa mood pumili eh. Nagtaas ito ng kilay at tumalo kip-kip. Bakit? May babae ka na naman bang dinump kaya nagkakaganyan ka? O baka kilala ko na yung babaeng laman ng isip mo ngayon? Nanunubok na tanong nito. Hindi ni Ramsey masabi ritong nababaliw na siya kay Leilani dahil ayaw niya malaman ito na nagiging seryoso ng nararamdaman niya para sa dalaga. Sigurado siyang hindi nito magugustuhan iyon dahil sa kapatid nito. Babae lang ba pwedeng dahilan para mawala ako sa mood? Kailangan ko lang ng exercise. Mag-tennis tayo mamaya. Yaya niya rito na ikinatawa lang nito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Nakunot nung tanong ni Ramsey kay Paco. Style mo, hindi na nagbago. Bukod sa bulok, inuud na. Kapag inuusisa ka tungkol sa babae at gusto mong umiwas, niyayaya mo ko sa kung saan-saan. Aliw na sabi nito. Mukhang hindi niya ito malulusutan ngayon. Masyado siyang kilala nito. Babae lang ang pwede kong maging problema. Pagkakakila pa rin ni Ramsey. Nakangising tiningnan siya nito na parang sinasabing bistado na siya nito. O sige nga, kung hindi babae, anong problema mo? Saglit na natigilan siya, subalit nakabawi rin kaagad. Worried ako kay Tori. It was half true and half lie. Tumawid ito ng upot biglang sumeryoso. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Affected ka? Panunod yun niya rito. Umingos to. Babae pa rin ang problema mo. Kapatid mo nga lang. Anong problema ni Tori? Tumaba ba siya kaya hindi niya maisuot ang gown niya para sa wedding na pupuntahan namin? Tumawa siya. Slim si Tori sa height na 5'7". Hindi pa niya nakitang tumaba ito kahit ng mga bata pa sila. Mahilig kasi itong sumali sa mga marathon at triathlon kaya namimaintain itong slim figure nito. Mas gugustuhin pa niyang madagdagan ang timbang nito dahil sa tingin niya ay mas bagay yun dito. Dahil ayon sa mga lingwahe ng mga lalaki, kulang ito sa bumper and caboose. Wala silang problema sa ganung bagay. Nag-aalala lang ako na parang wala siyang interes sa family business namin. Ang totoo ay hindi ni Ramsey pinoproblema yon. Kaya pa naman niyang gawin ang lahat sa ngayon. Hindi ba website developer at maintainer siya? At kaya nagkaroon kayo ng foreign customers ay dahil sa ginawa niyang website para sa kumpanya niyo. Bakit ba ganun to kapag si Tori yung pinag-uusapan nila? Iwinaksi niyang nagpupumilit na sagot sa kanyang isip. Inisip na lang niyang little sister din ang tingin nito sa kapatid niya kagaya ng pagtingin niya sa kapatid nitong babae. She handles that very well. Pero hanggang doon lang ang interes at tinutulong niya sa kumpanya. Bukod doon ako nang nag-handle sa lahat. Mabuti na lang at maasahan ng mga tauhan namin. Kung hindi baka matagal na kami nagsara. Saglit na tinitigan siya nito. Hindi yan ang problema mo pare. Pero kung ayaw mo sabihin, okay lang. Magsasabi ka rin naman sa tamang panahon. Matinik talaga to. Sabi mo eh, nakangising sabi niya para ipakita rito na maling iniisip nito. Ngumisya rin to. Speaking of girls, alam mo bang inis na inis si Val nung nag-crush tayo sa lunch date nila ni Lai? Ilang araw na nga niya ako hindi pinapansin. Pikon talaga yung kapatid mo. Ang sabihin mo, hanggang ngayon hindi pa rin siya marunong manligaw. Matagal na niya sinasabing liligawan niya si Lai, pero nababahag naman ang buntot niya. Naiinis si Ramsey kay Valiant. It was funny that he felt that way. Parang kapatid na rin niya ito dahil tinatawag din siya nitong kuya. Hindi na ibang pamilya nito sa pamilya niya. Subalit pakaramdam niya tinatapakan itong teritoryo niya pagdating kay Leilani at hindi niya yun gusto. Wag na lang niyang ligawan kung hindi rin buong loob niya. Aniya, hindi niya naitagong inis sa kanyang tinig. Sumeryoso si Paco, tinignan siya na tila inaarok ang kaloob-looban niya. Bakit pare, may bala ka ba talagang pumorma kay Lai? Nagtalong isip ni Ramsey sa isasagot dito. Kung gusto ko siya, matagal ko na sana siyang napasagot. Kapag ko ni sabi niya, Tado, saksakan ka ng yabang. Anito sa bayhagi sa kanya nangyari yung hawak nito. Mag-tennis na lang nga tayo mamaya.
para maiutot mo yung hangin sa ulo mo. Natawa-tawang sinanggi niyang dyaryo at nang mahawakan niya yun ay binuklat niya yun. Puno ng excitement ang dibdib ni Leilani habang nakatayo siya sa walkalator ng airport. Tinawagan siya ni Ramsey na nagdaang gabi at sinabi nitong susunduin siya nito ngayon kaya binigay niyang detalye na kanyang flight pabalik sa Manila. Inaamin niyang na-miss niya ito ng husto. Hindi niya makalimutan ang memorabling dinner nila bago siya bumiyahe papunta sa Cebu. Bago pa siya makalabas ng exit ay nakita na niya si Ramsey na nakakanda habang leeg. Sa pagtingin ng mga taong lumalabas, she giggled, he looked so adorable. Sa halip na kawayan ay pinagmasdan niya to, mas gusto niyang makita ang reaksyon nito kapag nagtama ng kanilang mga mata. Huminga siya ng malalim bago naglakad papunta sa main exit. Hindi niya inalis ang tingin dito, ngunit nagsalubong ang mga kilay niya at naninikit ang kanyang mga mata nang biglang may isang maganda at sexing babaeng umapos kay Ramsey. What the? Napalakas na sambit niya, natauhan lang siya sa kanyang tinuran. Nang makita niyang pinagtitinginan siya ng mga tao na kapaligid sa kanya, patay mali siya pinagpatuloy ni Leilani ang paglalakad, habang hila-hilang kanyang trolley. Lalapitan ko pa ba siya? Kapag lumapit ako'y baka hindi ko mapigilang hilahin ang rebonded na buhok ng bruha. Diniretso niya tingin at nagkunwaring hindi nakita ang mga to. Nang lagpasan niya mga ito, bahala na kung ano mangyayari kung mapansin siya ni Ramsey. Kung hindi naman magta-taxi na lang siya pa uwi. Lai, wait, I'm here! Malakas na tawag sa kanya ng isang baritonong tinig na alam niyang mula kay Ramsey. Huminto siya at pumihit paharap dito. Magpapaskal pa lang siya ng ngiti ngunit nagulat siya nang inilang hakbang lang ni Ramsey ang distansya sa pagitan nila. There you are! Punong-puno ng kasiyahan ng mukha nito. She also saw tenderness and something else in his eyes. Kamo masaya lang yan kasi niyakap siya ng malanding babae. Paghihimutok ng kanyang isip, subalit bago siya nakakilos upang hanapin. Kung nasa ng malanding babae, niyakap na siya ni Ramsey. God, I've missed you so much. Pabulong na sabi nito, she held back a smile. Kinikilig siya kaya hinayaan ni Leilani ang sarili na namnamin na sandaling nakapaloob siya sa mga bisig nito. Namiss niya lalaki-lalaki at mabango amoy ni Ramsey. Pati ang init ng katawan nito ay tila pamilyar sa kanya kahit na yun ang unang beses na niyakap siya nito. Gumanti siya ng yakap dito. Who is she? Narinig niyang tanong ng isang matinis na tinig na isang babae. She sounded possessive. Ito marahil ang yumakap kay Ramsey kanina. Otomatikong tumasa ang isang kilay ni Leilani. Marahan niyang tinulak si Ramsey upang masilayan ang itsura ng Bruhildang straight ang buhok. Subalit sa halip na masindak niya ito sa mataring na tingin, siya ang napamaang dito. Si Annie Maloney palang bruha, isang rising model na mula sa isang prominenteng pamilya. Hindi lang sa isang billboard sa EDSA makikita ang mukha nito, pati na rin sa mga magazine at ilang produkto gaya ng sabon. Ito kaya ang girlfriend ni Ramsey? Bakit hindi mo lang niya nabalitaan? O baka naman pinipresume lang niya na wala itong girlfriend dahil pakiramdam ni Leilani ay ibang trato nito sa kanya? Sinaklot ng matinding kirot ang kanyang dibdib. Siya ang exclusive date ko this past few weeks, ani Ramsey. Inakbayan pa siya nito na para bang ayaw siyang pakawalan. Muntik nang mawindang si Leilani sa isinagot ni Ramsey, kaya hindi niya napigilang mapangisi. Pakaramdam niya ay daig pa niya ang nanalo sa loto sa sinasabi nito. At mas priceless ang itsura ni Annie na nagsalubong ang mga kilay. Hindi niya akalain na pwede palang pumangit ang magandang mukha nito. Asarin pa kaya niya ito lalo? Gumanti siya ng yakap kay Ramsey at saka tumingala dito. Sinalubong nitong kanyang tingin at nahigit niyang kanyang hininga nang ngumiti ito ng matamis sa kanya. So, hanggang kailan mo rin siya i-date? Hanggang sa magsawa ka rin gaya ng ginawa mo sa akin? Bigla ka nalang hindi tatawag at maglalaho na parang bula. Napatingin sila ni Ramsey kay Annie. Kahit gusto ni Leilani na tumutol sa sinabi nito ay hindi niya nagawang magsalita. Ano ba ang dapat niyang sabihin dito? Hindi naman talaga sila exclusively dating ni Ramsey. Baka sinabi lang ng binata yun para makaiwas sa babaeng ito. Sasakyan na lang sana niyang ideyang iyon subalit napaisip siyang bigla. Ganong klaseng lalaki ba si Ramsey? Na kapag nagsawa na sa isang babae ay basta na lang mangiiwan sa ere. Marahas na nagbuga ng hangin si Ramsey na tila nagpipigil na sumabog ang inis. When we dated, we agreed that there would be no strings attached. At bago pang huling date natin ay na-involve ko na sa isang basketball player. So, what are you ranting about?
anito kay Annie, na walang katarayan sa mukha ni Annie. Hindi na ito nagsalita. Inirapan sila nito bago sila tinalikuran at naglakad palayo. Pahiya, ang lakas ng loob, maloko pala sa loob-loob ng dalaga. I'm sorry about that. Mayang may sabi ni Ramsey sa kanya, mababakas ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi na siya nakapag-isip ng yakapin ulit siya nito at sa pagkakataong yun ay ubod ng higpit na para bang ayaw na siyang pakawalan nito. Deep down inside, she knew it was genuine and true. Gumanti na lang siya ng yakap dito. Maraming salamat talaga. Alam kong busy ka sa trabaho kaya napakalaking effort ang pagsundot paghatid mo sa akin. Sabi ni Leilani kay Ramsey. Kararating lang nila sa bahay niya. Malapit na magtanghalian kaya napaluto na siya sa mga kawaksi. Wala sa bahay ang mga magulang niya at si Elo. Nasa eskwelahan pa si Azon at mamayang hapon pa uuwi. Ibinaba ni Ramsey ang traveling bag niya sa tabi ng sofa. Kinalungkat niya ang bitbit niyang malaking bayong na binili rin niya sa Cebu. Doon nakalagay ang mga pasalubong na pinamili niya. Maingat na inilabas niya doon ang isang hard case. Pagkatapos ay inabot niya yun kay Ramsey. Para sa'yo, pasalubong at pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Hindi ka na dapat nagabala pa. I want to do those things for you. Pero thank you. Anito tinanggap ang binigay niya. Nang buksan ni Ramsey ang hard case ay nalaki ang mga mata nito. Banjo! Bulalas nito. Parang batang nilabas nito mula sa kaisang instrumento. Ito sa modern white 5-string banjo. The best one she had ever seen. Kilalang Cebu sa paggawa ng high-quality guitars sa kadalasan ay mula sa Nara o Mahogany at ang nabili niya gawa mula sa huli. Dahil sa nakita ni Leilani na gitara nito, naisip niya na magugustuhan din ito yun. He looked at her appreciatively. At bago pa siya makakurap ay niyakap na siya ni Ramsey. She let herself melt into his embrace. Nakangiting gumanti siya ng yakap dito. Hindi naman lagi kaya sasamantalin ko na. Pumikit siya at tinanaman ang pagyayakapan nila. Ahem! Napamulagat siya, hindi na ito nakayakap sa kanya at nakaupo na ng tuwid. Pagtingin niya sa mukha ni Ramsey, nakakalokong pagkakangisi nito. Naramdaman ni Leilani ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Nakakahiya. Masarap ka pala maging kama, inaantok akong bigla. Aniya upang mapagtakpan ang kanyang pagkapahiya. Isang malutong na tawang sinagot nito. Pagkatapos ay kinabig siya dito palapit dito. Masuyong hinalikan nitong bumbunan niya. Pwede bang mag-apply na kama mo? Hindi ko kayang professional fee mo, tugon niya. Muli na naman itong humalakak. Aliw na aliw si Ramsey sa usapan nila ni Leilani. Ayaw pa sana niya itong pakawalan, hinding-hindi niya makakalimutan ang init ng katawan nito at ang masuyong pagkakayakap sa kanya. Ayaw sana niya bigyan ng ibang kahulugan ng pagkakalapit nilang iyon, subalit hindi niya mapigilan ang sarili. Does she love me? He was taken aback by that question. He knew he had liked her from the start, but he had just admitted to himself that what he felt was deeper. Is there something wrong? Untag ni Leilani sa kanya. Malamang ay bumakas sa kanyang mukhang pag-aalala at nakita nito pagkawala ng kanyang ngiti. I'm just remembered that I have something to do. May appointment ako, pagdadahilan niya. Saka tumingin sa kanyang relo. I'm sorry but I have to lie. Oh, kitang-kitang disappointment sa mga mata ni Leilani. Gayunpaman binigyan pa rin siya nito ng mainit na ngiti. Kahit nangihinayang ako hindi ka na pwedeng magtagal, hindi na kita pipigilan. Marami ka nang nagawa para sa akin at naubos ko ng oras mo. Pero sigurado ka bang hindi ka na magstay para sa tanghalian? Mukhang nagsusumamot umaasa ang mga mata nito. Ngunit dapat na siyang umalis doon kaagad. I'm sorry, ngayon ko lang naalala na lunch meeting pala. Mabigat na sabi niya, hindi man nawalang ngiti nito, bumakas naman ang lungkot sa mga mata nito. Sige, next time na lang. Babawi ako sa'yo. Ako naman na magluluto. Anito. Sure, sabi niyang labas sa ilong. Nagpaalam na siya bago pa magbagong isip niya. His heart was beating so fast and it was hurting too. Ram, tawag nila Lani na pumihit na siya palabas ng pinto. Nilingon niya to. Ang banjo, nakalimutan mo. Anito habang hawak ang instrumento. Muntik na, salamat. Nahihiyang sabi ni Ramsey, mabilis na lumapit ito sa kanya at inabot ang hard case at isang paper bag na naglalaman ng ilang pagkain galing ng Cebu. Pagkatanggap niya ng mga yun ay hinayaan niyang sarili na gawin ang pinagbabawal ng kanyang isip. Kinalikan niya ito sa noo. Thanks. Mahinang sabi niya, alam niya nakamasid si Leilani sa kanya habang naglalakad siya papunta sa sasakyan niya. Bago niya binuksan ang sasakyan ay nakangiting kinawayan niya to.
Ingat! Nakangiting kumuway din ito sa kanya. Halatang tila may gusto pa itong sabihin. So balit hindi na lang sinatinig. Tumangol lang siya. Lumula na siya sa sasakyan at pinasibad iyon. Am I really in love with her? Paano nangyari yun? Kilala kami nagkilala. She's an awesome woman. I have to admit, she makes me happy and she has touched my life like no other woman ever has. Huminga ng malalim si Ramsey. Wala sanang problema kahit mahulog ang loob niya kay Leilani. Isa lang naman ang problema niya, si Paco. Kapag niligawan niya si Leilani, mawawala ng chance si Valiant dito at sigurado siyang malalaman niya na matalik niya ang kaibigan. Napilitan siyang iparada sa gilid ng service road ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay pinaghahampas niyang manibala. Naiinis siya dahil hindi naman dapat komplikadong lahat. Kung gusto siya ni Leilani at ginusto rin siya nito, walang problema. Nagagalit siya sa sitwasyong nakapaligid sa kanila ng dalaga. Dahil may masasaktan oras na pakawalan niyang sariling kagustuhan. Pumikit siya ng mariin. Hinilot niyang kanyang sentido bago sumandal sa backrest ng upuan. Hindi nagtagal ay may kumatok sa bintana. Pagdilat niya ay nakita niya isang babaeng police officer. Binaba niyang bintana ng sasakyan. Okay lang po ba kayo, sir? Magalang na tanong nito. SPO and Mariano Rochelle, basa niya sa nameplate nito. Maganda ito kahit walang makeup at nakapusod lang ang buhok sa ilalim ng sombrero nito. Hindi nakakasawang titigan ang mukha nito, kagaya ng kay Leilani. I'm okay, thanks. Napagod lang ako kaya tinabi ko saglit ang sasakyan, paliwanag ni Ramsey. Nakangiting tumango ito. Pakipindot na lang po ang hazard signal kung magtatagal pa po kayo. Sinisiguro ko lang po na okay lang kayo. Pagkatapos niya magpasalamat, itinagpaalam na rin to sa kanya. Bumuntong hininga siya bago muling pinaandar ang kanyang sasakyan. Marami pa siyang trabaho at hindi niya dapat sinasayang ang kanyang oras sa pag-iisip ng kung ano-ano. Binuksan niya ang car stereo upang makalma siya. Pumailan lang ang kanta ng Nia Colors. Bahala na kaya, hayaang lumapit ang puso ko sa puso mo. Bahala na kaya, nananalangin na sana ikaw na nga. Napamura si Ramsey nang maintindihan niyang mensahe ng kanta. Naiinis na nilipat niyang istasyon. Fate must be playing a joke on me. Nakapagdesisyon na si Ramsey. Pagkalipas ng dalawang araw na halos walang tulog, ay naisip niya huwag nang pahirapan pang kanyang sarili. He might lose Paco's friendship. Subalit hindi na niya kayang pigilan ang nararamdaman niya. It was overwhelming. He was not willing to take the risk. Sasabihin na niya kay Leilani ang tunay niyang nararamdaman para dito. Naroon siya sa bahay ng lolo at lola niya sa Paete, Laguna. Nag-iisang anak ng mga itong kanyang ina, kaya silang dalawa lang ni Tori ang mga apo nito. Nagulat ang mga ito at sa bigla ang pagdating niya doon. Tuwing Pasko at bagong taon lang silang mag-anak, umuwi doon. Gayunpaman, kinatawa ng mga itong pagbisita niya at hindi na nag-usisa sa kanya. Pagkabangon ni Ramsey, ay dumiretso siya sa banyo at tinignan ang refleksyon sa salamin. I look awful. Pagkatapos nun ito mapat na siya sa dutsat na ligo. Inayos ng sarili dahil kung haharap siya kay Leilani, gusto niya maging kaaya-aya sa paningin nito. Halika na, iho. Masarap uminom habang mainit pang tsokolate. Sabi ng kanyang lolo pagkababa niya sa kusina. Nang dumulog siya sa mesa ay napangiti siya nang iabot sa kanya ng lolo niya ang isang mug ng tsokolate. Yun ang mug na ginagamit niya mula nung bata pa siya tuwing nagbabakasyon siya doon. May disenyo yun ang larawan ni Hamburglar na pinili pa ng kanyang lola na minsan silang kumain sa McDonald's. Dapat siguro lagi mong hawak ang tasang yan para lagi kang gumingiti. Anang lolo niya, ginitian ni Ramsey ang dalawang matanda. Pagkatapos po natin mag-breakfast ay babalik na po ako sa Maynila. Salamat po't hinayaan niyo ako magbakasyon dito. Ano ka bang bata ka? Kami nga dapat magpasalamat dahil nagpunta ka dito. Masyadong malungkot ang bahay kapag kami lang dito ng lola mo o mga kawaksi. Pero talaga bang biyabiyahe ka na mamaya? Baka hindi mo pa kaya, mukhang wala ka pang tulog. Sabi ng kanyang lolo. Hindi nakaligtas sa kanyang nagsasaway na tingin pinukol ito ng kanyang lola. Mga dalawang oras lang naman po ang biyahe, kaya ko po. Aniya, tumangutango lang ang mga tot iniba ng usapan habang kumakain sila ng monay na pinalamanan ng kesong puti. Kailan ka babalik ka po? Naluluhang tanong ng kanyang lola. Nang nasa garahe na sila, nailagay na niya sa compartment ang isang kain ng lansones na pinadala ng mga ito sa kanya. Paborito nila ni Torion. Hindi ko pa po masabi la, matapat na sagot ni Ramsey. Pagbalik niya dito ay may kasama ng girlfriend. Kapag ganyang binalisa at hindi makatulog ang isang lalaki, siguradong babaeng nasa isip.
sabi ng kanyang lolo na halatang alim na aliw. Pinandilatan to ng kanyang lola na tinawanan lang ng kanyang lolo. Umiling na tumatawa na lang din siya. Kahit hindi nagtatanong ang mga to, mukhang alam na mga tong problema niya. Kita mo, natawa siya. Gusto na mag-asawa, pabirong sabi ng kanyang lolo. Hindi na Ramsey napigilan tumawa ng malakas. Hindi mapakali si Leilani, kaya kahit araw-araw siya nagpupunta sa bahay Kubo, ay natatambakan pa rin siya ng trabaho. Hindi siya mapalagay dahil mula nang sunduin siya ni Ramsey sa airport at ihatid sa bahay, hindi pa ito nagtitext o tumatawag sa kanya. She knew he didn't have to keep checking on her every minute. But somehow, it didn't right not to give her a call. Nauntulang malalim yung pag-iisip na may kumatok sa pinto ng opisina niya. Pumasok si Mabby at sinabi sa kanya na may bisita siya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapansin niyang kakaibang ngiti at tingin ito sa kanya. Kumawala ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi nang sabihin niyang papasukin ang panauhin. It was Ramsey. Pagkasara ni Mabby ng pinto, tumayo kagad siya at lumapit dito. Hindi na niya maitagong pananabik dito. Hi, masayang bati ng dalaga. Nang magkalapit na sila, saka lang niya ito na pagmasdan ng mabuti. Napakunot-nuo siya nang makita niyang haggard at pagod na anyo ni Ramsey. Medyo humapis sa mga pisngi nito at bahagyan ng lalalim at nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Napalis ang ngiti niya. May problema ka ba? Tanong niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Gumitit at hinawakan ang kamay niyang nakahawak sa pisngi nito. Sabihin natin ganun na nga, pero madali namang gawa ng paraan yon, kaya nandito ako ngayon. Anong may itutulong ko sa problema mo? Can we have a lunch together? Pabalik na ng ni Ramsey. Sure, maagap na pagpayag ni Leilani. Nag-take out sila ng pagkain sa kanyang resto. Ayon dito, nagbakasyon to sa probinsya ng lolo't lola nito para makapagpahinga. Hindi lang niya masabi mukhang hindi to nagpahinga sa itsura nito. Tinikom na lang niya ang kanyang bibigo pa magkwento pa to. Nasa Antipolo ba tayo? Tanong ni Leilani kay Ramsey nang iparada nitong sasakyan sa isang bakanteng lote na may naglalakihang puno. Oo, tugon nito at nakangiti na yaya na siyang bumaba. Tinulungan niya itong magbaba ng mga gamit nito mula sa trunk. Napangiti siya na makita niyang naroon din ang hard case ng banjo na pinasalubong niya dito. Naglatag sila ng blanket sa lilim ng punong mangga. Pagkatapos ay inihain na nilang mga baon nilang pagkain. Kilala mo bang may-ari ng loteng ito? Baka mamaya biglang lumabas dito at tutukan tayo ng shotgun. Tumawa to. Hindi kita dadalhin dito kung alam kong delikado. Nagustuhan mo bang lugar na to? Sa gabi ay overlooking ito. Sa ilaw ng Metro Manila. Napapasin ni Leilani na kanina pa nito hindi direktang sinasagot ang tanong niya. Magandang lugar, tahimik at maganda ang view kahit tirik pang araw. This lot is around 3,000 square meters. Ano bang dream house mo? Hindi ko alam kung matatawag mong simple. But I want a spacious house. Basta gusto ko may opisina ang magiging asawa ko para may sarili siyang room. Gusto ko rin may library con music room. Hindi man ako magaling magluto. Gusto ko'y malaki ang kusina na may breakfast nook. At hiwalay ang dining room. Gusto ko rin may laundry room na po pwede rin maging dirty kitchen. Kung may second floor, ang gusto ko'y may family room doon na pwede kong lagyan ng malalaking beanbags at pinakamalaking flat screen na carry ko ma-afford. Dapat ang mga bedroom ay may kanya-kanyang walk-in closet at bathroom. At ang pinaka-importante sa lahat, malaki ang garahe at nakahiwalay ang maid's quarters sa main house. Natatawang sagot ni Leilani. Amused na tinignan siya ni Ramsey. Kailangan mo ng mayamang asawa, natatawang sabi nito. Lumabi siya. Hindi naman masamang mangarap ng gising. Sabi mo dream house, sinagot ko lang ang tanong mo. Nang gigigil na binisil ni Ramsey ang kanyang baba. Sa palagay ko, pwede ang dream house mo sa loteng ito. Malaki naman to. Naipilig niya ang kanyang ulo. Tama bang narinig niya? Mukhang napansin itong pagtataka niya, subalit ngumisi lang ito at pinagpatuloy ng pagkain. Pagkatapos nilang mananghalian at magligpit, ay magkatalikod na sumandal sila sa isa't isa. Napangiti si Leilani nang marinig niya tumutugtog si Ramsey gamit ang banjo. Hindi man yun kasing ganda ng gitara niya, but he was so good. Natigilan siya na mapagtanto kung ano ang tinutugtog nito. Nang mag-chorus na inapatigil siya sa pagkanta dahil ito nang kumanta. She wanted to hear his voice so she kept quiet. Punong-puno ng emosyon ang tinig ni Ramsey na parabang yun ang tunay na nilalaman ng puso nito. Gusto sana niya tumayo at pumesta sa harap nito upang mapagmasdan ito habang kumakanta. Ibinaba ni Ramsey ang banjo pagkatapos niyang kumanta saka pumihit paharap kay Leilani. Wow, hindi ko akalain magiging maganda palang kantang iyon ng banjo ang accompaniment. O baka kahit ano'y kayang dalhin ang boses mo, tuwang-tuwang sabi nito, pagkatapos pumalakpak.
Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Lailani. Sasabihin na sana niya akmang-akma ang sitwasyon niya sa mensahe ng kinanta niya na biglang tumunog ang cellphone niya. Si Paco nakaregister na tumatawag. Tinanong siya nito ng ilang detalye tungkol sa magiging lugar ni Tori sa condotel. Si Valiant, buo na raw ang loob. Mag-uumpisa na raw siyang ligawan si Lai bukas. Tatawa-tawang sabi nito pagkatapos niyang sagutin ang mga tanong nito. Nagulat siya at napigil niyang kanyang paghinga. Bahagyaring nanikip ang kanyang dibdib. Pakasabi ka mo, good luck. Kapag kuha ni sabi niya tinapos ng tawag, gusto ni Ramsey na si Pai ng sarili dahil sa sinabi niya. Bakit hindi niya masabi sa kaibigan na nililigawan niya rin si Leilani? Ngayon, inaintindihan na niya. Hindi pa siya handang i-give up ang pagkakaibigan nila ni Paco. Not even for the sake of his heart. He made a promise to his best friend and he was going to honor it. Business? Untag ni Leilani sa kanya. Hindi ni Ramsey alam kung gaano na siya katagal nakatitig sa cellphone niya. Tinignan niya ito saka tumango. We have to go, Ania. Kung hindi lang niya ito kasama, malamang ay kanina pa tumulong mga luha niya. Wala ka mapili o wala ka sa sarili mo? Tanong ni Frederick kay Leilani. Ito ang executive chef ng bahay kubo at pinsang buo niya. Matanda ito ng 7 taon sa kanya. Ang ama nito ang panganay sa 3 magkakapatid at ang ama niya ang bunso. Nasa loob sila ng kanyang opisina. Nasa ibabaw ng mesa niya 3 platito ng mga appetizer na sinusuggestyon nitong idagdag sa menu nila. Natikman na niyang mga yun subalit hindi siya makapagpa siya dahil lumilipad ang kanyang isip. Mahigit 2 linggo na silang hindi nagkakasama ulit ni Ramsey. Tuwing tinetext sa tinatawagan niya ito'y tila abalang-abala ito. Gusto sana niyang magtampo subalit hindi niya magawa. Magkaibigan lang sila at wala siyang karapatang mag-demand ng oras dito. Maybe he's not that into me. Kasi kung gusto talaga niya ako, gagawa't gagawa siya ng paraan para makasama ako. Nararamdaman naman siguro niya na gusto ko rin siya. Pero alam nga namang ako pang magtapat sa kanya. Maybe I'm just presuming too much. You're spacing out again, untag ni Frederick sa kanya na patingin si Lailani dito. Masarap lahat eh, palusot niya. Humagal pa kito ng tawa saka nang gigigil na pinisil ang kanyang pisngi. Kuya kid naman eh, nainis na sabi ni Lailani habang hinihimas ang kanyang pisngi. Sigurado siyang namula yun. Kung lahat ay nagustuhan mo, sinasabi mo lang yun dahil hindi ka mapakalisa ngayon. Let's just let our client choose from them. Ilagay natin ang bawat isa sa special menu for 2 weeks. After 6 weeks, tignan natin kung alin sa mga yan ang pinakahanapin ng mga tao. So, question nito. He looked half amused and half forgiving sa pagkawala niya sa sarili. Sumang-ayon si Leilani. Pagkatapos nun ay masaya itong lumabas ng opisina niya. Dala ang tray ng mga appetizer. Binalikan niya ang ginagawa niya sa computer. Katatapos lang niyang gawin ang presentation ng report niya tungkol sa sales and expenses ng bahay kubo. Ang feasibility study naman ng bagong branch ang asikasuhin niya. Subalit wala siya sarili dahil hindi maalis sa isip niya si Ramsey. Miss na niya to. Pasok! Aniya nang may kumatok sa pinto. Dapat siguro magpalagay siya ng intercom para mabilis niyang makausap kung sino man ang nasa labas. Bantulot na pumasok si Mabi. Ma'am, may bisita po kayo. Kumabog ang kanyang dibdib. May pag-asang bumangon sa kanyang pusong si Ramsey ang dumating. Subalit, nilalaban na lang niya dahil baka mabigo na naman siya. Si Val, pagkukumpirma niya. Lately ay halos araw-araw na siyang kinukulit nito. Nagpupumilit ito sa paghahatid sundo sa kanya. Minsan pinagtataguan na nga niya to. Ngunit kahit anong sabi niya ditong busy siya ay matyaga ito naghihintay na mabigyan niya ng oras. Oo po, nautal na sagot ni Mabi. Naawa siya rito. Napapagalitan kasi niya ito kapag nalulusutan to ni Valiant. Humugot siya ng malalim na hininga. It's not your fault, Mabi. Sige, patuloyin mo na siya. Tumango ito at saka dali-daling lumabas ng opisina. Hindi nagtagal ay pumasok na si Valiant sa opisina ni Nilailani. Napakaluwang ng ngiti nito habang isang kamay nasa likuran nito. Sure, he looked dashing in his long sleeve polo shirt and perfectly tailored pants. But he was not Ramsey. Hi, masayang bati nito sa kanya. Matipid siyang ngumiti. Please sit down. Naglakad to palapit sa kanya at mula sa likuran nito inabot nito sa kanya isang malaking red cotton candy na Hugis Rosebud. Ginawa ko para sa'yo. He said with a grin that went from ear to ear. Tinanggap ni Leilani yun at pinagmasdan.
Thanks! Ang cute! Paano mo ginawa to? Alam niyang candy carts ang negosyo nito, pero namangha pa rin siya sa binigay nito sa kanya. Tumawa to. Ilang araw ko yung pinractice at nakaubos yata ako ng mahigit isang kilong asukal, sagot nito. Ang tiyaga mo rin, hindi yata kaya rin ang powers ko. Bakit mo naman naisip na mag-eksperimento ng ganyan? Matagal pang Valentine's para sumubok ng ganyang konsepto, aniya. Maya-may napalunok siya nang titigan siya nito. Lai, we're not teenagers anymore. I'm not that freaking nerdy kid who used to follow you around. I really like you. Kaya nga pa na yung pagbisita ko sa'yo rito at nagpibilit na ihatid sundo ka. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko tayong maging girlfriend. And maybe, when you've given me that chance, I'll be able to make you fall in love with me. Seryoso at derechahang sabi nito, muntik na si Lailani na mapanganga sa narinig. She held her composure and tried not to show any emotion. Ayaw niya itong ma-offend. Ang hirap pala maging bato, kinapa niyang sariling damdamin. Malaki ng pinagbago ni Valiant, subalit isang lalaki lang tinitibok ng puso niya. Nalulungkot siya ng lalaking iyon ay tila hindi nalalagpas sa pagkakaibigan ng maibibigay sa kanya. Bibigyan ba niya ng pagkakataon si Valiant na paibigin siya? Sa huli, pinili niyang maging matapat dito. Val, I know we're two mature adults. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako basta papasok sa isang relasyon ng ganun lang. Gusto ko ng traditional na paraan na ma-inlove muna ako bago pumasok sa isang relasyon. Hindi ni Lailani mabasang emosyong bumanda sa mukha nito. If that's what you want, then I'm more than willing to make you fall in love with me. Will you let me court you? Kaya kung hintayin ng panahong matutunan mo rin akong mahalin. Madamdami sabi nito. Kung ibang babae lang siya, dapat naglupasay na siya sa kilig. Subalit hayun siya, nanatiling batot walang makapang emosyon sa mga sinasabi nito. Kung si Ramsey ang nagsabi sa kanya ng ganoon, malamang ihinimatay na siya sa sobrang tuwa. Kumibot-dili ang kanyang mga labi, nanunuyong kanyang bibig at lalamunan. She was not going to break his heart again. Huminga siya ng malalim. It's that bad, ha? Tanong nito. Ibig sabihin, ganun siya ka-obvious. Val, you're a great person. Kahit nun paman, I just can't see myself falling for you. Ang tingin ko kasi sa'yo parang sa Elo. Parang younger brother ko lang. I don't want to waste your time. Kapag hinayaan kitang ligawan ako sa bandang huli, wala pa rin. You might just hate me. I'm not the type to lead someone on. You knew that from the start, she said, sounding neither offensive nor apologetic. She said it with full sincerity para makita nitong hindi lang excuse ang sinabi niya. Bumakas ang sakit sa mga mata nito. Ramdam ni Lailani na nasasaktan ito. Bumuntong hininga ito bago ngumiti ng sincere ngunit hindi umabot sa mga mata nito. At least you're honest at isa yan sa mga hinahangaan ko sa'yo noon pa man. Iba kasi ibang mga babae at sa tagal ng panahon na hindi tayo nagkita, hindi ako nakatagpo ng katulad mo. But I have to respect your decision and I already know what your parting words will be. So don't say anything more. He has not being rude, just plain frank. Napakagatlabi siya. Alam niyang tinutukoy nito ang infamous line na pero pwede pa rin tayo maging magkaibigan na sinabi niya noon dito. She really meant it. Ngunit itong umiwas sa kanya noon. So, I'll just hang around and be your friend. Okay ba yon? Tanong ito nang hindi siya kumibo, nakahinga si Lailani ng maluwag. No hard feelings? Kung yun lang ang mabibigay mo sa akin, then I can truly say no hard feelings. They shook hands and smiled at each other warmly. There was a great feeling of relief inside her. Thanks, Val, she whispered softly. Namalayan na lang ni Ramsey na nagmamaneho siya papunta sa site na pinapatayo niyang condotel. Nang mga nakalipas na linggo ay napakaaga niyang pumupunta doon upang tignan ang progress ng construction. Sinasadya niya yon dahil sarado pang bahay kubo ng ganong oras. Alang-alang sa pagkakaibigan nila ni Paco, umiiwas siyang matukso na puntahan si Lailani sa restaurant. Nasabi na ni Paco sa kanya na hinahatid sundo ni Valiant si Lailani sa bahay ng dalaga at mukhang puspusan ng panliligaw ng binata. It hurt like hell. Lalo na hindi niya alam kung ano talagang tunay na damdamin ng dalaga para sa kanya. Paano kung mahulog ang loob nito kay Val? Mara si Ramsing huminga. Naninikip ang dibdib niya at hindi niya alam kung paano tatanggalin ang nanunuot na sakit doon. He took a sharp curve to park his car. Mabuti na lang at maaga pang pagtapak niya sa preno dahil muntik na niyang mabunggo ang temporary enclosure ng construction site. Wake up, Ramsey.
You're gonna get yourself in big trouble, he hissed at himself. Naiinis na tinampal niyang kanyang noo upang literal na gisingin ang sarili. Pagkababay pabalibag niyang sinarang pinto ng sasakyan, kailangan niyang magpunta sa gym mamaya upang mailabas ang sama ng loob. Bumangon ka sa maling bahagi ng kama. Napatigil siya sa paglalakad. Kilalang kilala niya kung sino may-ari ng tinig na yon. Dahan-dahan siyang bumaling at tamang kanyang sapantaha. Si Lailani ang nagsalita. Napalunok siya pagkakita dito. She looked almost unreal in her light yellow floral dress that threw off the light from the early morning sun. Alas 6 pa lang ng umaga, subalit makikita ng sinag ng araw na tumatama dito. Tila isa itong aparisyon na nakatapak sa lupa at tanging siya lang ang pinagpalang makakita dito. Para kang nakakita ng multo, she playfully said. Parang palundag-lundag pa itong lumapit sa kanya. Hindi nawawalang matamis ng ngiti sa mga labi ni Lailani. At siya naman ay parang nabatubalani dahil hindi niya maialis ang tingin dito. Boo! Nagduling-dulingan pa to saka bumelat sa kanya. Napahalakak siya. Nalagot ang lahat ng pagpipigil sa kanyang katawan. Niyakap niya ito habang tumatawa. Why do you have to be so adorable? Paanas na tanong ni Ramsey dito. Hinigpitan niya ang pagkakayakap dito at masuyong hinalikan ang bumbuna nito. Ito na nga bang kinatatakot ko kapag nagkita kami? It was weird, but he felt it was the most natural thing to do to hold her close like this and wish to stay that way forever. Natatakot siya sa lahat ng kakaibang nararamdaman niya para kay Lailani. Hindi ganun ang mga nararamdaman niya sa mga naging nobya niya at sa ibang nakadate niya. Tanging dito lang siya nakadama ng ganoong damdamin. Well, as Lady Gaga sang it, I was born this way. Natatawang sagot ni Lailani habang nakasubsob sa kanyang dibdib. Dapat pala, ganito ako kaagad dumaraan dito para makita ka. I was beginning to think you were hiding from me. Kung wala pa ako nakalimutan sa opisina ko para dalhin sa ermita, hindi pa kita makikita. He lost his grip on his control. Hinawakan niya to sa magkabilang balikat at bahagyang nilayo sa kanya. Nagulat ito at akalain niyang mas magugulat pa to sa susunod na gagawin niya. Sumasal ang dibdib ni Lailani. Gusto niya mapalunok sa nakikita niyang emosyon sa mga mata ni Ramsey habang nakatitig to sa kanyang mga labi. Pagkasabik at hindi niya mawari kung magmamahal ang nasa mga mata nito. Subalit ang tingin yun ay nagdudulot ng kakaibang kilabot sa buong pagkatao niya. Para siyang mabibingi sa lakas ng tibok ng kanyang puso nang biglang nawalang distansya sa pagitan ng mga mukha nila. Buong pananabik na kiniyumos nito ng halik ang kanyang mga labi. Napapikit na lang siya nang makita niyang nakapikit din ito. Gusto niyang namnamin ang sandaling iyon. Yun ang kanyang unang halik at natutuwa siyang si Ramsey ang unang nagbigay nun sa kanya. Dahil ito ang unang halik niya, hindi niya alam kung paano tutugon dito. Dapat ba niyang gayahin kung paano siya halikan nito? Naging masuyot mabagal ang halik ni Ramsey. Mula sa kanyang mga balikat ay bumaba ang hawak nito pahapit sa kanyang likod. Muling nagdikit ang kanilang mga katawan. Hindi ni Lailani mawari kung bakit mas mainit ang katawan nila sa pagkakataong iyon. Bago yun sa pakaramdam niya at nagugustuhan niya yun. Joy and strong emotions overwhelm her. Naintindihan na ni Ramsey kung anong emosyong nakita niya sa mga mata nito kanina na hindi niya mabigyan ng pangalan. He was in love with her. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Kaya mula sa pagkakalapat ng mga kamay niya sa dibdib nito, inangat niyang kanyang mga braso at pinulupot ang mga yun sa batok nito. Umungol ito sa ginawa niya. Nandito ka na pala, akala ko madarat ng pakata sa bahay niyo. Dahil sa narinig, para si Lailaning binuhusan ng malamig na tubig upang magising mula sa isang napakagandang panaginip. Napadilat siya at naitulak ng marahan si Ram. Nagiinit ang mga pisngin, bumaling siya ng salitang si Valiant. Kahit nakasuot ito ng sunglasses, halatang madilim ang anyo nito. Gusto niya itong tarayan at pagtasan ng kilay na abot hanggang langit. Nung nagpunta ito sa opisina niya noong isang linggo, ay nagkalinawan na sila na hanggang pagkakaibigan lang ang may bibigyan niya dito. Ngunit patuloy pa rin ito sa paghahatid sundo sa kanya. Hinayaan na lang niya ito dahil paninindigan naman ito ang pagiging mabuting kaibigan sa kanya. So, why was she so pissed off? It's not what you think, Val. Ani Ramsey bago pa siya makapagsalita. Daig pa ni Lailani ang pinana si Dibdib dahil sa sinabi nito, wala bang halaga ditong halik na namagitan sa kanila? She had sensed his true feelings for her in that kiss. And now he was denying it. Hindi lang mukhang nagiinit sa kanya kundi pati sulok ng kanyang mga mata. She fought hard to hold back her tears.
Wala pang nakakita kay Leilani Cabanit na umiyak lalo na sa pampublikong lugar. Yeah, he's right. It's not what you think. Malamig na sabi niya. Naglakad siya papunta kay Valiant. Hindi niya nilingon si Ramsey. Ayaw niya makita mukha nito at mabasa noon na totoo sa loob nitong sinabi nito. Tila kasing bigat na isang toneladang bato ang paa ni Leilani habang humahakbang siya palayo dito. Palayo sa lalaking minamahal niya na mukhang wala naman palang nararamdaman para sa kanya. Matagal na nakaalis si Leilani at Valiant, ngunit hindi pa rin tumitinag si Ramsey sa kinatatayuan niya. Daig pa niya ang iniputan ng ibong Adarna kaya naging bato siya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. 1 minute, Leilani was responding to his kiss and the next thing he knew, she was brushing him off. Labis siyang nasaktan sa walang kagatol-gatol na sinabi nito at pag-iiwan sa kanya. Gusto lang niyang ipaliwanag kay Valiant na hindi niya sinusulot si Leilani dito. Bagkus, imatagal na siyang nagpipigil ng damdamin niya sa dalaga, alang-alang kay Valiant. Mababakas ang galit sa mukha ng binata kanina kaya naisana niya magpaliwanag dito. Napamura siya ng maramdaman niya ang pagtulon ng kanyang mainit na luha. Agad niyang pinahid yon. Saka pa lang niya nagawang gumalaw. Para siyang robot na naglakad papunta sa construction site. Good morning, sir. Magalang nabati ng gwardiya sa kanya. Magandang umaga din. Tugon ni Ramsey at dire-diretsong pumasok doon. Kompleto ng 40 palapag ng gusali. Palitada na lang ang kulang bago simulan ng finishing. Yun ang dami ng palapag na gusto niya. Hindi gaya ng mga apartel na may 4-6 na palapag lamang. Ang dami ng palapag ng condotel ay sumisimbolo sa bilang ng taon na pinagtrabaho sa kanyang ama. Ginagawa niya ang mga yon para sa kanyang pamilya. Kahit na siyang presidente at CEO ng family corporation nila, mananatiling mga magulang niyang pinagmulan ng lahat. Naibigay na rin niya kay Paco ang materyales na nais niya para sa finishing. He wanted the condotel to be homely in appearance yet elegant in style. Kombinasyon ng tirahan at na isang dekalidad na 5-star hotel ang konsepto ng condotel niya. Napangiti si Ramsey nang maalala niyang pangalang ibibigay niya doon, Astoria's Priest. Malinaw pa sa kanyang alaalang itsura ni Tori nang sabihin niya rito na magiging pangalan ng condotel. Parang batang nagtatatalon at lumambitin pa to sa kanya. Nangingiwing nilayo niya ito nang pupugin siya nito ng halik dahil pulos kiss marks ng mukha niya. Ayaw na ayaw niyang lagkit ng lipstick nito. It was sticky like a bubble gum. He hated it. And his sister knew it. Pansamantalang gumaan ang pakiramdam ni Ramsey. Nang maisip ang kapatid, at least, kahit sandali nagawa niyang alisin sa isip si Leilani. Dahil doon, nagdesisyon siyang bisitahin ng nag-iisang kapatid. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-speed dial doon. Sigurado siyang titilian siya nito dahil ginising niya ito ng ganong kaaga. Napangisi siya. What was that all about? Ano ron? Baliktad na ni Leilani kay Valiant, lulan sila na sasakyan nito papunta sa ermita. Coding ang sasakyan niya, kaya nag-text lang siya papunta sa restaurant kanina. Nakita ko kayo naghahalikan. Pagkatapos, basta mo nalang iniwan si Kuya Ram na parang inis na inis ka. Kulang nalang pukpukin mo siya. Nagka-LQ ba kayo dahil kinagat niyang dila mo? Natatawang tanong nito. Napamaang si Leilani sa sinasabi nito. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Nang makita mo kami't istorbohin sa paghahalikan, galit ang itsura mo. Ngayon naman binibiro mo pa ako ng ganyan. May saltik ka, no? Singal niya rito. Yumugyug ang mga balikat nito hanggang sa humalagpos ang di mapigilang tawa. Kinampas nito sa braso. What's so funny? Grabe, ako pa may saltik ngayon eh ikaw to mabilis magbago ng mood. Sino ba naman ang hindi mainis kanina? Nasa gilid kayo ng danat kahit maaga pa. Marami na po mga tao sa paligid. Nang dumating ako, may mga kumukuha ng picture nyo sa cellphone nila. You should get a room or something. Hindi yung nagpi-PDA kayo. Paliwanag ito sa pagitan ng pagtawa. She felt like she was about to calm down with the fever. Hindi niya napansin kanina na marami ng tao sa paligid nila ni Ramsey. You mean, yun ang dahilan ng inis mo kanina at hindi yung nakita mo kaming naghahalikan? Mabilis na sinilyapan siya nito. Yeah, ano pa bang dapat na maging rason ko? Noong sinabi mong hanggang pagkakaibigan lang ang ibibigay mo sa akin, tinanggap ko yun. At nang ikwento ko kay Kuya Paco na busted ako, sinabi niya mukhang alam na niyang dahilan. Naikwento ni Kuya Paco na medyo weird ang kinikilos ni Kuya Ram nitong mga nakaraang linggo. Hindi siya nagpapakita sa construction site sa mga oras na bukas ng resto niyo. At parang wala siya sarili kapag kinakausap siya ni Kuya Paco. Kinutuban si Kuya na in love si Kuya Ram. At isang babae lang naisip yung sagot sa maraming katanungan niya. Anito na sadyang binitin ang kasunod, saka muling sumulyap sa kanya. Ikaw,
Sabi ni Kuya Paco, mula nang makilala ka ni Kuya Ram, nakita na siya ng pagbabago. Pero sa tingin daw ni Kuya Paco, hindi lang makaporma si Kuya Ram sa'yo dahil alam niyang nililigawan kita. Namilog ang mga mata ni Leilani at naumid ang kanyang dila. Alam niyang hindi siya nito niloloko dahil hindi itong klase ng tao na gagawa ng ganong kwento. Bumaha ang maraming katanungan sa kanyang isip. Ngunit nang maalala niya sinabi ni Ramsey kay Valiant, muling kumirot ang kanyang dibdib. She didn't want to get her hopes up. Mas magiging masakit para sa kanya kung pangahawakan niya sinabi ni Valiant. You're good at making up bizarre explanations. Aniyat saka tumingin ng diretso sa daan. Malapit na sila sa loting balak niyang pagpapatayuan ng branch ng bahay kubo. Hypothesis lang namin yun ni Kuya. You dumping me and Kuya Ram suddenly becoming scatterbrain. I therefore conclude that something's going on between the two of you. Malino ko nakita nangyari kanina. Ang malabo lang nang basta mo na lang siyang iwan. Ano nga ba talagang kwento? Kinagat po bandila niya o siya ang nangagat? Pinaghampas niyang barasa nito. Tatawa-tawang sinasangga nitong bawat hampas niya. Tumigil lang siya nang sabihin nitong baka mabangga sila. Kinuwento na lang niya ditong nangyari tang dahilan ng kinainis niya. Yun ang pinagpuputok ng botse mo. Kung hindi mo nilayasan si Kuya Ram, di sana narinig mong paliwanag niya. Nanito, lalo si Leilani nang gigil sa sinabi nito kaya sinundot-sundot niya ang tagiliran nito. Tinawanan lang siya nito habang umiigtad. Kuya Ram, babae ang masamang hanging nagdala sa'yo rito, no? Tanong kay Ramsey ng kapatid niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na nitong tinanong iyon sa kanya. Benebelata na lang niya ito at iniibang usapan subalit sadyang ipinanganak itong makulit. Huwag kang panira ng pagkain na storya. Nananahimik ako rito at nage-enjoy sa tapa. Ubusin mo na yung omelet mo. Pabili ka ng pabili. Ayoko nang maititira ka. Kukutusan kita kapag nagtira ka kahit isang butil ng kanin. Aniya, hindi ang perang ipinambili niya ang pagkain. Ang inaalala ni Ramsey, napansin niyang bahagyatong nangayayat at nag-aalala siya na baka hindi ito kumakain sa oras. Si Kuya, champion sa pag-iiba ng usapan. Benelatan din siya nito kahit na magulong buhok nito at may muta pa sa kaliwang mata. Hindi napingasan ang kagandahang taglay nito. Siguro'y bias siya dahil kapatid niya ito. Tinignan siya nito ng masama nang matawa siya sa naiisip. Kuya ha, para kang may tililing. Tumatawa ka ng walang dahilan. Paano ako hindi matatawa? Kanina pa kita tinatawagan. Pero pagdating ko rito mukhang kababangon mo lang. Mukhang hindi ka man lang nagmumug. Natatawa pa rin sabi ni Ramsey. Sumimangot ito. Kasi naman po, nang tumawag ka, 2 oras pa lang ako nakakatulog. Kaya humilik ako kagad pagkatapos mo kong istorbohin. Napakunot noo si Ramsey. Ano bang pinagagawa mo't hindi ka natutulog ng maayos? Trabaho po kuya. Nakangisi at nangaasar ang tono nito. Deadline ko today sa isang kliyente kaya tinapos ko na. Kung ngayon ang deadline mo, bakit kailangan mong lamayin? May maghapon ka pa naman. May lakad ako mamaya. Anito nang hindi tumitingin sa kanya. Ad, saan at sinong kasama mo? Usually he doesn't pry into his sister's business. Ngunit hindi magandang kutob niya ngayon. Kuya naman eh, pagmamaktol nito. Sabay irap sa kanya. Lalo si Ramsey na kinutuban sa reaksyon nito. Magsabi ka ng totoo. Wala sino mommy at daddy kaya kapag may kalokohan kang ginawa, ako ang malilintikan. Tinignan siya nito na tila pinag-aralan kung seryoso siya o hindi. Kapag kuha na huminga ito ng malalim. If I tell you the truth, will you promise to tell me what is bugging you? Napalunok si Ramsey. And when she grinned, he knew he had half to compromise. Napaismit si Leilani nang makita niyang refleksyon sa salamin ng sunshield ng sasakyan niya nang ibaba niya yon. Nangangalumata siya at kahit na mag-makeup ay halatang puyat siya, mabuti na lang at likas na hindi malaki ang eye bags niya. Dahil kung hindi, malamang ay pwede na yung lagyan ng barya dahil sa pamamaga. Kapaparada lang niya sa parking lot ng katapat ng bahay kubo. Halos 1 oras lang siyang nakatulog kagabi dahil sa kakaisip na nangyari kahapon. Gusto niyang maniwala sa sinabi ni Valiant na may gusto si Ramsey sa kanya. Subalit dumaan ang maghapon na hindi siya nakatanggap ng text o tawag mula dito. Kung sa bagay, ano bang aasahan niya? Ilang linggo itong hindi nakipag-ugnayan sa kanya, ngunit inaasahan niyang tatawagan siya nito upang linawin ang halikang namagitan sa kanila. But she had waited for nothing. Huminga siya ng malalim, saka sinuot ang Vera Wang sunglasses niya.
That's better. Wika niya sa sarili, ibinalik niya sa dating ayos ang sunshield, saka dinampot ang handbag at file case niya na nasa passenger seat. Pababa na siya ng sasakyan nang mapatingin siya sa kabilang lote. Nakita niya isang pares na masayang naglalakad. Kilala niya ang lalaki, si Ramsey. His left arm clung possessively around the beautiful girl beside him. Ang babae naman yung nakayakap sa bewang nito tila may nakakatawang pinag-uusapan ng mga to. Kasabay ng panunuyo ng kanyang lalamunan ay ang pagkirot ng kanyang puso. Teka lang, bago ka mag-emote, rationalize first. Tili ng kanyang isip, iiyak ka niya. Hindi mo pa naman alam kung sino yung babae. Paano kung kapatid pala niya yun? Pasimpleng tinignan ulit ni Lailani ang mga ito at pinagmasdan ng babae. Subalit nahirapan siyang gawin niyon, kaya kinuha niya sa kanyang handbag ang compact mirror at binuksan yon. Tumalikod siya sa kapasimpleng nagmasid gamit ang salamin. Mistisa ang babae, hingi lang niya matiyak kung anong kulay ng mga mata nito. Pangmodelo rin ang katawan nito kaya kahit simpleng pulang blouse at skinny jeans ang suot nito ay elegante pa rin tingnan. They look good together. Malabong kapatid eh, naalala niya sinabi ni Annie Maloney sa airport. Kapag hindi na interesado si Ramsey sa isang babae, hindi na ito tatawag o makikipagkita pa. At yun ang ginagawa nito ng nakaraang araw. Ibig bang sabihin wala na itong interes sa kanya? Naalala na naman niyang halik na namagitan sa kanila. Maybe it was a goodbye kiss. That's why he told Val that it wasn't what he thought it was. Matibay na ebidensya ng ibang babae na ang kasama nito ngayon. Bigla siyang napaiyak. Ayaw na niyang makita si Ramsey at ang kasama nito na sweet pa rin sa isa't isa. Dumiretso siya sa kanyang opisina at nilak ang pinto. Pagkalapag niya ng mga gamit sa mesa, yumukyuk siya doon. Kung hindi lang siya nagmumukhang luka-luka, sasabunutan niyang sarili. Dapat ay hindi siya naapektuhan ng ganoon. Wala silang relasyon ni Ramsey para masaktan siya ng ganoon. Wala silang usapan, exclusively dating sila. It's because of this cursed heart that has fallen in love with him. Para mawaglit sa isip ni Ramsey at ang babae, kinuha niya ang kanyang iPad at isinuksok sa mga tenga niya ang earphones. Pinindot niya ang play button saka humarap sa computer. Mabilis niyang tinanggal ang earphones at inihagis ang iPad sa katabing stool container nang marinig niya ang kantang yun. Pang-asar! Nasaan siya, Kuya Kid? Tanong ni Lailani kay Frederick habang naglalakad sila patungo sa dining area. May 10 minuto rin siyang pinilit nito na harapin ang guest nila na nagpupumilit makausap ang may-ari ng resto. May gusto rong malaman ng guest na yon tungkol sa pagkain nila. Ayaw sana niyang lumabas ng opisina niya pagkatapos na nangyari kaninang umaga. Wala siya sa mood na makipag-usap kahit kanino. Wala rin siyang ganang kumain. Mas gusto niyang isubsob ang sarili sa trabaho para hindi niya maisip si Ramsey at ang babaeng kasama nito. Kaya lang ay mapilit daw ang guest na yon kahit kinausap dito ni Frederick at ng restaurant manager nila na si Monique. Yung nasa table 18, sagot ni Frederick sa kahinawakan at pinisil ang magkabilang balikat niya. Babalik na ako sa pantry, kailangan ko pang i-check ang deliveries kanina. Tiningnan ni Lailani ito at binigyan ng ngiting nagpapasalamat. Malapit sa bintanang nasa corner side ang table 18 kaya medyo may privacy ang pwestong yon. Nagpaskil siya ng ngiti, saka naglakad patungo doon. Bumangon ang kaba sa kanyang dibdib na makita niyang babae sa mesa. Nakatalikod ito at nakaharap sa bintana. Kapansin-pansin ang mahaba, tuwid at dark brown na buhok nito. Pamilyar sa kanyang suot nito. Siya yung kasama ni Ram kanina. Hahakbang na siya paatras nung bumaling ito sa kanya saka ngumiti. Hi! Masayang bati nito sa kanya. Tumayo pa ito at naglakad palapit sa kanya. Naligas si Lailani sa kanyang kinatatayuan. Mabuti na lang inagawa pa rin niyang ngumiti kahit paano. You must be Lailani Cabanit, right? Masayang tanong nito. Sabi lahat ng kamay niya sa kanya. I'm Astoria Pizarro, but please just call me Tori. Pizarro, kapatid ito ni Ram, at hindi girlfriend. Masayang sigaw ng isip ni Lailani. Kung hindi lang ito magugulat at hindi ma-scandal yung mga customer nila doon, ay baka nagtatalo na siya sa sobrang relief at saya. Malapad ang ngiting tinanggap niyang pakikipagkamay nito. Hello, Tori. Kinahanap mo raw ako? Yeah, I'd like to speak with you if you don't mind. Nakangiti pa rin sagot nito. Nang makaupo na sila sa mesa, saka pa lang niya natantog pagkakahawig nito kay Ram na mapagmasdan niya ito. Soft at angelic nga lang ang features nito. Kahit na babae siya, parang gusto niya magpatanga sa kagandahan nito.
Kahit siguro pagsuotin niya ito ng sirasirang basahan, mukhang hindi mapipingasan ang taglay nitong kagandahan. May concerns ka ba tungkol sa resto namin? Tanong ni Lailani dito kapag daka. Well, I have to tell you, the food here is amazing. Tama si kuya, masarap ang food niyo. Masayang sabi nito. Thanks, mukha namang nagsasabi ito ng totoo at hindi siya binubola. Pero sino bang kuyang tinutukoy mo? Nice na muna niya makatiyak, ngumiti ito na nakakaloko. I think you know him well. Si Kuya Ram, I heard nakapunta ka na sa paad niya at ikaw lang bukod tanging nakahawak kay Blue. I was surprised to hear that. Kasi lumalabas ang pangil at sungay ng kuya ko kapag may nagtatangkang humawak kay Blue. You must be very special to him. Nanunod yung tiningnan siya nito, saka mahinhing tumawa. Naginit ng kanyang mga pisngi. It was the first time I saw an original Gibson art guitar. Very rare kaya hindi ko napigil ang subukan patugtugin. A very cool guitar, I must say. Kaya siguro nakuha mong loob niya, natumbok mong passion niya, music and guitar. Hindi ko na mabilang kung ilang string ng gitarang napati niya bago siya natutong tumugtog. Tatawa-tawang pagkukwento nito. Pero nang matuto naman, boy, it was worth it. He can rock. Sabi niya, mas magaling ka pa raw tumugtog kesa sa kanya. I had lessons when I was young. Pero ang kuya mo natuto sa sariling paraan, he's very good. Miss na niya si Ram. You must be very close to your brother. I am. Kitang-kita sa mga mata nitong pagmamahal sa kapatid na magkwento to. Strict siguro siya, no? Not exactly. Reasonable naman siya. Kaya nga tingin ko sa kanya ay magiging mabuting asawa at ama siya. Tinignan siya nito ng makahulugan or tila nanunudyo. At sa tingin ko rin, malapit na siyang mag-asawa. It's about time. Alam ni Lailani na nag-blush siya. Wala naman itong tinukoy na partikular na babae, ngunit naapektuhan siya. Close ka rin siguro sa mga girlfriend niya na walang amusement sa mukha nito. No, actually walang girlfriend na kinikwento si kuya sa akin. Ni wala nga siyang pinapakilala sa amin. Minsan nga, sa society page pa ng diaryo namin nakikita ko sino naging girlfriend niya o dinidate niya. Sabi niya noon, papakilala lang daw yung isang babae sa amin kapag sigurado na siya na yung babaeng pakakasalan niya. So far, wala pa naman. But I think, meron na ngayon. Anito na halatang biniti ng sinasabi tila pinagmamasdan ng kanyang reaksyon. Nakaramdam si Lailani ng kirot sa dibdib. Sigurado siyang hindi siyang babaeng tinutukoy nito dahil halos isang buwan nang wala silang komunikasyon ni Ram. Baka naman kaya wala itong panahon sa kanya ay dahil may nakita itong ibang babae. Tears welled up in her eyes. Bakit ba siya nagiging emotional kapag naisip niya ibang babaeng mahal ni Ramsey? Because I'm insanely in love with that man, tugon ng puso niya. I'm glad to know that, aniya kahit kabaligtaran nun ang nadarama niya. Tumawa to na kinagulat niya. You're lying, diretsa ang sabi nito, napamaang siya. Excuse me? You're not glad for him. Ayan o, tumutuloy yung mga luha mo. Napahawak kagad si Lailani sa kanyang pisngi. Hindi niya namalayang tumulo na palang mga luha niya. It must be my medical condition, pagdadahilan niya. Can I ask what that might be, if you don't mind? Nataranta siya, pati yata cuticles ng big toe niya. Bokya, dapat binabasa ko medical dictionary sa bahay. I forgot what it's called. Mahaba kasi, napapahiyang pagsisinungaling niya. Ngumisito at halatang hindi naniniwala sa kanya. But aside from that, may iba pa akong gustong itanong sa'yo. Tinignan siya nito ng mataman. What do you really feel for my brother? Naniyong lalamunan ni Lailani at nalamig ang mga palad niya. Ano ba yan? Hindi naman mathematical equation o theoretical science question ang tinatanong nito. Kung tutuusin, ay alam na alam niyang sagutin yun. Subalit hindi niya alam kung paano niya isasatinig yun. Nagulat siya nang umiti ito ng matamis. Tumayo ito at lumapit sa kanya saka siya binigyan na magaang nahalik sa kanyang pisngi. Hindi mo ko kailangang sagutin. Kitang-kita sa mga mata mong sagot. I really like you. Hindi ka marunong magsinungaling. You're a very bad liar. Natatawa't pabulong na sabi nito sa kanya. Ngayon ay alam ko na kung bakit siya in love sa'yo. Wala kang pagkukunwari, but you have to answer my question and say it directly to him. Sinundan na lang ni Lailani ito ng tingin habang naglalakad dito palayo. Kapag kuha nilingon siya nito at kinawayan. Hindi siya nagbayad ng kinain niya. Wala sa sariling sabi niya. Don't worry, I'll pay for our meal. Sabi na isang tinig na kilalang kilala niya. Halatang natatawa to. Para siyang binuhusan ng yelo.
parang gusto niyang lumubog sa kinaupuan niya o maglaho na lang na parang bula. Diyos ko, bakit ba sunod-sunod ang pagkapahiya ko? Hindi ni Lailani nagawang bumaling kay Ramsey. Subalit hindi niya yun kailangan gawin dahil naglakad ito papalapit sa kanya at umupo sa katapat niyang silya kung saan nakaupo si Tori kanina. Sakala niya napansin ng mga nakahain sa mesa para sa dalawang taong naroon. So stupid. Dapat kanina ko pa nakita to kung bakit naman kasi hindi ko maialis ang tingin ko kay Tori habang nag-uusap kami kanina. So what is your answer? Untag ni Ram sa kanya. Nagangat si Leilani ng tingin at nakita niyang seryoso itong nakatitig sa kanya. Butterflies began to flutter inside her stomach. Ano bang tanong? Tumasang sang sulok ng mga labi ni Ramsey. Kitang-kitang amusement sa mga mata nito. Lai, I've been standing behind you since the middle part of your conversation with my sister. Hindi mo na kailangan magmaang-maangan pa. Kumabog ang kanyang dibdib nang tumayo ito at lumapit sa gilid niya. Pinihit ni Ramsey ang silya niya paharap dito at siya kaya ito nag-squat sa harap niya. Magkatapat ang level ng kanilang mga mata at hindi niya magawang maialis ang tingin dito. Despite her trembling and anxiousness, she felt her love for him still overwhelm her. What are you doing? Nautal na tanong niya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya pati na rin ang kanyang paghinga. Trying to get an answer from you by telling how you I feel for you. Ano raw? Pakaramdam ni Leilani bigla siyang natangengot at nabingi o kaya nagkaroon siya ng auditory hallucination dahil ang narinig niyang gusto niyang marinig. Nakaisip siya ng paraan para malaman kung totoong lahat na nangyayari. Oh, hiyaw ni Ramsey, sabay hima sa ilong nito. Bakit maginawa yon? Nakakunod noong tanong nito, napabungis-ngis siya. Pinisil niyang ilong nito at nasaktan ito. Gising nga siya. Just checking, natatawang sagot nito. Numiti ito tila nahawa sa kasiyahan niya. Napatigil siya sa pagtawa nang hawakan nito magkabilang pisngi niya. He had this look in his eyes and there was a name for it. Love. I can't believe I'm in love with this silly girl who's pretending to be a tigress. When the truth is, she's only a growling kitten but she's adorable, amusing, strong, fearless, talented, thoughtful and a bad liar. Lumabi siya sa huling sinabi nitong tinawanan lang nito. Masuyong hinaplos nitong kanyang pisngi. Pagkatapos, ginagap ni Ramsey ang mga kamingi at nilapat sa tapat ng puso nito. Can you feel my heart beating? Madamdaming tanong nito, she smiled, then answered yes. And can you hear it calling out your name? Nagtaas si Leilani ng isang kilay at inirapan ito. Pahiram ng stethoscope at nang marinig ko. Tumawa to. Ikaw naman, nawawalang buwelo ko eh. I just can't imagine Ramsey Pizarro being the cheesiest guy I've ever met. Panunod yun ni Leilani dito. Dinala ni Ramsey ang kaliwang kamay niya sa mga labi nito at ginawaran niya ng magaan na halik. I've never been a cheesy guy before now. And it's all because of you. Mula nung nakilala kita. Marami akong bagay na nagawa para sa'yo na kailanman hindi ko ginawa para sa ibang babae. Saglit na tumigil ito, tumingala sa kisame. Pagkatapos ay muling tumitig sa kanya. But maybe except for my sister and my mommy. Dugtong dito na pareho nilang kinangiti. I mean, I cook for you na hindi ko kailanman ginawa sa mga naging girlfriend ko. You were able to play with Blue na kahit kay Tori hindi ko napahawakan. Kinansela ko pang appointment at schedule ko para lang makasama ka. Akala ko nga nababaliw na ako. Pero baka nababaliw lang mga tao kapag na-inlove sila. Ay gumagawa sila ng mga bagay na hindi naman nila nagagawa. At maaring sila na maging ganap na tanga minsan. Sinusubukan kong iwasan ka nitong mga nakaraang linggo dahil kay Valiant. Pero sa totoo lang, ipinako ko talaga ang sarili ko sa krus. Marami pa itong sinabi ngunit hindi na niya yung maintindihan. Stop! Anong sinabi mo? Nalukot ang mukha nito. You weren't listening. I was pouring my heart out and you were not listening? Nagtatampong tanong nito. Nakangiting napakagat labi si Leilani para pigilan ang sarili na tumawa ng malakas. Para pa rin silang aso at pusa. Hindi ko na kasi naiintindihan yung iba mo pang sinabi. Nang sabihin mong people just go crazy when they are in love. Are you saying that you're in love with me? Tumawa to ng malakas na kinalingon sa kanila ng iba pang mga customers doon. Ano ka ba? Singhal niya rito. Halos maluha-luha na ito sa kakatawa bago tumigil. Hindi pa ito nakontent at pinisil pa nitong kanyang ilong. Slowpoke! Here I am telling you how much I love you and all this time the only thing you've been waiting to hear from me is that I'm in love with you. Sana hindi na ako nagsayang ng laway sa kasasalita.
Hindi na ni Leilani ito pinatapos sa sinasabi nito. Siya na mismong naglapat ng mga labi niya sa mga labi nito. Lahat ng damdaming pinigilan niya mula nung nakilala niya ito at lahat ng pagmamahal at kaligayahang may padarama niya ay nilagay niya sa halik na yon. And I love you too. Panas na sabi niya sa pagitan ng kanilang halik na kinaungol ni Ramsey. Masuyong inaplos niyang magkabilang pisngi nito. Pumulupot ang mga kamay nito sa kanyang likod. She responded to her kiss with the same intensity. Pakaramdam niya ay mawawalan siya ng ulirat sa labis na kasiyahan. Napabitaw lang sila sa isa't isa na marinig nila ang mga hiyawan sa paligid. Nagingit ang mga pisnging napatingin si Leilani sa mga taong nanonood sa kanila. Ang mga customer at mga staff niya. Pati si Napaku at Tori ay nandoon din at nakangiti sa kanila. Nagkatinginan sila ni Ramsey at sabay na bumunghalit ng tawa. Pagkatapos ng anim na buwan, ready na? Yep, let's go. Sagot ni Leilani kay Ramsey. Pababa na sila ng sasakyan nito na nakaparada sa multi-level parking ng Astoria's Place. Marami na rin na nakaparada doon at malamang ay naghihintay na sa kanila sa labas. Mabilis nang sinipat ang sarili. Nakasuot siya ng all-white business suit mula sa Blue Suits Collection na binili niya online ilang linggo nang nakakalipas. Hindi lukutin ang kanyang blouse at skirt. Nakamatch ng velvety blazer niya. Magandang hakab nun sa kanyang katawan. Kanina pa siya pinupuri ng kanyang nobyo. Nakasuot si Ramsey ng black Armani suit na pinaresa ng eleganteng red necktie na naregalo niya rito noong first month sa Rinila. Bagay na bagay yun dito. Espesyal ang araw na yun kaya nakabihis sila ng ganon. Magkahawak kamay silang nagtungo sa hagdan palabas ng gusali. Nandun na ngang karamihan sa mga guest nila mula sa mga magulang at kapatid nila, mga kaibigan, staff ng Condotel at ilang importanteng tao. Ilang saglit pa ay nagsimula ng blessing at opening ceremony ng Astoria's Place. Si Ramsey at Astoria ang nag-cut ng ribbon na nasabukan na ng main entrance ng Condotel. Nagpalakpakan silang lahat at masayang pumasok sa loob. Pagkatapos ng ceremony ay nagtungo sila sa pinakamalaking function room kung saan gaganipin na kanilang salo-salo. Ang mga staff naman ay nagkanya-kanya ng punta sa mga pwesto ng mga to. Nagkasundo mga magulang nila ni Ramsey na idugtong ang bahay kubo sa Astoria's Place. Para bukas sila sa mga walk-in customer ng Condotel, strategic at aesthetic ang covered pathway na ginawa ni Paco para may lagusan ng mga guest at servers mula sa Astoria's Place. Patungo sa bahay kubo, ayon sa kanilang mga magulang, parehong magbe-benefit ang kanilang mga negosyo sa ganong setup. Hindi na kailangan ng in-house restaurant ng Astoria's Place, kaya makakaminos ang mga to sa operational expenses. Lalakas naman ng restaurant ni Leilani dahil doon, kakain at order mga guest o tenant ng Condotel kapag magkikater sila ng malakihang events. Hindi na sila mamumroblema sa function rooms dahil marami yun sa Condotel. Nagkakilalang mga magulang nila ni Ramsey isang buwan pagkatapos ng pag-uusap nila noon ni Natori at Ramsey sa bahay kubo. Nagkaroon ng salo-salo ang kanilang mga pamilya sa restaurant at doon ipinahayag nila ni Ramsey ang kanilang relasyon. Masayang mga magulang nila sa kanilang relasyon. Yun ang unang pagkakataon na may pinakilala si Ramsey sa mga magulang nito. At si Leilani naman ay unang beses na umibig. Dinala rin siya ni Ramsey sa bahay ng lolo at lola nito sa Laguna. Mainit ang pagtanggap ng dalawang matanda sa kanya. Binilinan pa sila ni Ramsey ng mga ito na lagi silang bibisita doon dahil hindi na raw kayo ng mga tumbumiyahin ng malayo. Nangako siyang babalik ulit sila doon. May I have everyone's attention please? Sabi ni Ramsey na nasa entablado nito habang naka-wireless lapel microphone. First of all, I would like to thank everybody for coming to this very joyous occasion. As the Reds Corporation opens its first Condotel, it's our privilege to work with all of you. Anito na sinunda ng masigabong palakpakan ng mga tao. Pagkatapos na palakpakan ay muli itong nagsalita. Secondly, we're happy to announce that Astoria's Place will be collaborating with Bahay Kubo to serve with proudly original Filipino dishes to our guests and furthermore, Bahay Kubo's management has agreed to expand their offerings to international choices to cater to the needs and taste of our guests. Muling nagpalakpakan ng mga tao sa sinabi nito. Iminungkahi yun ng kanyang ama na panahon na upang madagdagan ng menu options ng restaurant nila. Magandang hakbang yun dahil pumapatok naman sa customers nila kapag naglalagay siya ng mga seasonal menu na hindi Filipino dish. Pinalakihan nilang kusina para ma-accommodate nilang planong yon. Last but not the least, I would like Lai to join me here before I give the last announcement. Annie Ramsey,
Saglit sila ilan yung natigilan dahil wala siyang alam na may parte yung kailangan siya nito sa entablado. Kapag kuha niya nakangitid tumayshoot, naglakad papunta sa entablado. Inalalayan siya ni Ramsey paakyat doon. Pagkatapos, ginawaran siya nito ng magaan na halik sa kanyang pisngi. What's this all about? Pabulong na tanong ni Lailani dito, tinakpan nito ng lapel ng microphone. Kinausap kong parents mo kagabi. Kumunot ang noo niya. Para saan? For this? Sagot ni Ramsey na may dinukot sa loob ng suit nito. Pagkatapos nilhad sa kanyang kamay nito na may isang gold ring na tadtad ng maliliit na diamante at may tampok na malaking brilyante sa gitna. Hinawakan itong kaliwang kamay niya na pamaang si Leilani na lumuho dito sa harap niya. Nagpalakpakan ng mga tao. Hiniling ko sa kanilang yung kamay at ngayon kailangan ko ng... Tanungin ka sa harapan, Leilani Cabanit, will you marry me? Naka-request na ako ng draft ng dream house mo kay Architect Palaez. Itatayo natin yung sa lupa ko sa Antipolo kapag pumayag ka na pakasalan ako. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Yes, madamdaming sagot ni Leilani, tumayot at sinuot sa daliri niyang sing-sing pagkatapos niyakap siya nito ng mahigpit. Kasabi nyo nang walang humpay na palakpakan ng mga tao. Ilang sandali pa siyang nakakulong sa mga bisig ni Ramsey bago ito bumitaw at muling humarap sa audience. That's the last announcement. Leilani and I are getting married on the date of our choice. Ani to tumingin sa kanya. Next year po, same date. Namumulat na hiyang sabi ni Leilani. Antagal naman, reklamo ni Ramsey. Tumaas ang sangkilay niya. Sabi mo, date of my choice. Bakit nagre-reklamo ka ngayon? Tumawa ito ng malakas, nahawang mga nanonood sa pagtawa ni Ramsey. Muli siya nitong niyakap ng mahigpit. Pagkababa nila ng entablado ay maraming lumapit sa kanila upang bumati. Finally kuya, humabol ka pa sa huling biyahe. Panood yun istoryas kay Ramsey. Ginusa ng nobyo niyang kapatid nito. Heh, anong huling biyahe? Sa mga lalaki, bata pang edad ko para magpakasal. Well, we can have the wedding 2 or 3 years from now. Ani Leilani. Huwag naman, gusto ko na nga next month eh. Kaso next year mo pa gusto, maagap na sabi ni Ramsey. Natatawang napapailing na lang si Leilani. Hey pare, congrats, sabi ni Paco kay Ramsey. Napansin niya na biglang nawalang saya sa mukha ni Tori at kagad nung nagpaalam na pupuntahan ng mga magulang na mga to. Thanks, sabi ni Ramsey at nakipagkamay sa kaibigan. Binati tinalikan siya sa pisngi ni Paco. Saglit na nag-usap ang mga to bago nagpaalam si Paco sa kanila. Galit ba si Tori kay Paco? Pabulong na tanong ni Ramsey sa kanya kapag uwan. Mukhang napansin din itong napansin niya kanina. Mukhang may LQ sila. Aniya, LQ? Lover's quarrel? Sagot ni Leilani sa kumagikik. Nagsalubong ang mga kilay ni Ramsey. Not my sister and my best friend. Maring sabi nito. Oh, just shut up and kiss me. Sabi ni Leilani at pinulupot niyang kanyang mga braso sa batok nito. He willingly obliged and kissed her. Napangiti na lang si Ramsey nang marinig ang hiyawan at palakpakan ng mga tao sa paligid nila. At makalipas ang 2 buwan, dahil sa kakaungot ni Ramsey kay Leilani na agahan ang date ng kasal nila ay napadali ang kanilang kasal. Hindi na tumanggi ang dalaga. Dahil nasasabik na rin siyang makasama sila ni Ramsey. Masayang masaya si Leilani dahil pinasimulan na ni Ramsey ang kanyang dream house. Kung saan sila bubuo ng isang masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sanay. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.